May mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang ng pananampalataya, sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano, kasama ang mga kilala at mga batikang depensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Sa tema, mga kaigsunan, ganong matuot ng Iglesia ang simbahan ng Katoliko, usara ang munundan o usara ng rason, tulod kay gitugod kini sa atong Ginoo ni Jesucristo. Okay, good evening sa inyo lahat mga kapuno sa nakaantabay dyan sa ating live ngayon. Mapa-YouTube man o mapa-Facebook, good evening po sa inyong lahat. At sa gabing ito, madadalakay naman po tayong napakahalagang bagay, kaya mag-take note po kayo. Kaya doon sa mga sulpot o gusto magkipagsubukan, pasok na po kayo rito ngayong gabi at magkasubukan po tayo. Okay, maraming salamat po at simulan po natin ang ating opening prayer. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha, at sa gayoy, mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, good evening po sa inyong lahat. Ayan, okay ba yung ano ko? Hello, yan. Lapit ko na lang konti. Okay, simulan na po natin ang ating greetings. Ating unahin si Ginoong nandito. Wait lang ha, tapusin lang ko muna ha. Dito ba si Brother Tata? Wala. Dito ba si Brother Aljan? Wala rin. Ating unahin si Brother Angel Santos. Anyang greetings, Brother Angel Santos. Good evening. Yes, mapagpalang umaga, hapong gabi, isang masulok kayo ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos, para po ito sa ating kaligtasan na ito. Ayan, napakaganda na po ng topic natin, no? Sa lahat ng mga, sa panahon ngayon, na ang daming pinagdadaanan ng mga tao, no? Ano ba ang paraan para naman tayo pagpalain naman ng Diyos at ng ating buong pamilya? Nandito po, lahat po yan biblical at lahat po yan ay totoo na mangyayari sa atin kapag ginawa po natin yan. Yan ay mga paraan. Paano ka pagpalain kasama ng buong mong pamilya. Yun lang po, mawigabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, bro, Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. Mga naman sa tinta kasama naman from South Korea, Brother Jundre. Brother Jundre, good evening. Yes, Bro Jando. Yan, good evening. At sa lahat po ng ating mga kapuntos, good evening kay Brother Angel, kay Brother Ronald Palma, kay Ate Edna, kay Brother Aljan, Bo Tata, Bo Wendell, ang ating pong silent committee na si Brother Cabonok, at ang head po ng programa na si Father Darwin. So, palang gabi po sa ating lahat mga kapuntos, at syempre, di mawala ang ating shoutout dyan, mga shoutout! Sa ating mga kaabad, no? Nang una, si Brother Ian Kent Alcala. Pangalawa, ang ating moderator sa programa, si MJ Tumang. Si Tess Pasqua, Mighty Meti, Jomari Zula, Sister Malbas, Cyrus Lopez, Susan Kubakub, John Lagahit, Mark Renz de la Paz, Sister Emily Suarez, Apple Boy Next TV. Ito na naman ang makulit na si Ulysses Diesta,
Mag-ingat ka sa mga words mo, baro yun ang sisa, kasi natanggal ka na naman dyan. Grabe, tinanggal ka. At si Josefina Mabilo, God bless all. Patuloy po tayo sa ating programa. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Jundre. At ito naman ibigay sa ating magbabasa ng ibang ngayong gabi, si Brother Papal Palma. Brother Jando, naka-live sa YouTube ngayon, no? Ganyan na ganyan yung thumbnail sa live stream ba? Naka-ano? Kanino naka-ano? Ano yun, bro? Naka-live, bro. Tinitingnan ko eh. Wala yung Father Darwin puto-puto sa ibang sa isang cellphone. Ah! May yun na nga sabi ko kay Teda kanina, trabuhin ko muna kasi may diferensya ngayon ng YouTube. Ah, wala tayong live muna. Okay. So, okay, bro. Sige, bro. Fail to connect stream. Sa magbabasa ng ibang ngayon ngayong gabi, Brother Romel Palma, good evening sa iyo. Yes, yan. Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi. At siguro pare-pareho tayo ng mga problema ngayon dahil yung aking YouTube. Brother, ang teka ha? Romel Palma, hindi pala siya co-host. Yan, okay. Yung gusto mag-live. Narinig ko ako, bro? narinig ka na, bro. Bro Romel, excuse me po, yung gusto yata mag-live parang kay Kaabag, no? Para sa mga gusto mag-live, baka hindi wala sa punto-punto ngayon, baka i-record lang ni Bro Jando 'yan. So yung mga gusto po makapag-live sa ano po, sa Kaabag din, sa Kaabag na kaano yata. At sa iba naka-live ba, Bro Romel? Yun nga rin po yung sasabihin ko, Bro Angel, kasi pareho kami. May problema. Pareho kami ng problema ni Brother Jando ngayon, no? Hindi kami makapag-live sa YouTube. Live lang tayo ngayon sa Facebook page, pero hindi po tayo live sa YouTube channel, no? I'm very sorry, pero hindi ko po alam hanggang sa ngayon inaalam po namin kung ano yung problema. Maybe baka dito sa ano, sa Pilipinas yung may problema yung YouTube live streaming. Okay, sige po. No, sa naka-live ngayon si ano eh, si sa Kaabag po, sa mga gusto mag-live sa Kaabag sa simbahan at sa Facebook live po. Yun po kapatid, go ahead bro. Good luck po bro Romel. All right. Okay. Yan, mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa lahat ng mga Kaabag. Dito po inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma, na maghahatid din po sa inyo ng magandang balita sa pagkakataong ito. Ang ating ebanghelyo po ay kinuha kay San Marcos, Kapitulo 3, ang talata po natin ay 7 hanggang sa 14 at 12. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming tao buhat sa Galilea at Saudiya, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tero at Sidon. Tumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Kapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang hawakan man lamang. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at nagsumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit naigpit silang intusan ni Jesus na huwag ipagsabi kung sino man siya. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. So sa pagkakataong ito po, no, napakaganda po yung naging ating ebanghelyo sa ngayon. Ito po ay kinuha po, no, kay San Marcos, na kung saan po ang mensahe ay nagpapatungkol po, mga kapatid, kung gaano po dapat tayong magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. During the time of our Lord Jesus Christ, no, nagkatawang tao po siya, ay napakaganda po yung nangyari, no? Kahit saan man po siya napunta, ay dinudumog siya ng mga tao. Talagang sinasadya na puntahan talaga siya. Ang pinaka-reason bakit po sinasadya na puntahan ng Panginoon is for the reason of healing. No? Para sila ay gumaling. And mind this, brothers and sisters, makita lamang ang Panginoong Hesukristo kahit yung mga inaalihan ng demonyo, yung mga possessed, ay talagang nagiging healed sila. Ang magandang pangyayari po dito sa ebanghelyo ay hanapin natin ang Panginoong Hesus kahit saan man po sa buhay natin, sa aspeto ng buhay natin. Pero wag po nating sanang i-characterize naman na hahanapin lamang natin siya kung doon tayo sa time
na nagkakasakit tayo. We need healing, no? Katulad ng ginawa po ng mga tao, hinanap nila yung Panginoon dahil meron silang kailangan. Ang kailangan nila ay kailangan nilang gumaling. Remember the gospel of the 10 leper, no? Sa sampung may sakit na yon, isa lamang ang bumalik. The message is, mga kapatid, tayong lahat ay pinagaling ng Panginoon, no? Hinanap natin siya, pinagaling tayo, pero huwag tayong titigil lamang sa paghahanap sa kanya o dahil lamang sa pagpapagaling sa ating karamdaman, sa ating sitwasyon. And for some reason, tayo ay humihingi sa kanya ng tulong, Lord, tulungan mo kami dahil napakahirap na ng aming buhay. Tinulungan tayo. But the question is, no? After na tinulungan tayo ng Panginoon, did we thank Him? No? Baka nagpasalamat tayo, pero ang tanong, nagpatuloy ba tayo sa ating ginagawa na kabutihan? O baka dahil sa kaunting mga pagsubok sa ating buhay ay magiging katulad tayo ng mga hindi na sumunod sa Kanya. Ito mga kapatid, no? Ang ebanghelyo natin na nagpapakita na hinahanap ang Panginoon dahil may kailangan. Pero dapat tayo huwag nating hanapin lamang ang Panginoon dahil tayo ay may kailangan sa paggaling sa atin. Kundi ang pinakahanapin natin ang Panginoon dahil siya mismo ang ating kaligtasan. Hanapin natin siya sa mabuting pamamaraan, no? Hanapin natin sa lahat ng pamamaraan. Sabi nga sa Ebanghelyo, hindi naman garantiya kasi sa atin yung ating mga pananampalataya lamang. We need to work, no? Kailangan tayong gumawa upang ang pananampalataya ay maging mabuhay. Hindi ito manatiling patay yung ating pananampalataya. Tingnan natin, no? Yung mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang sila nananampalataya, mga kapatid. Pagko sila din po ay gumawa ng mabuti. And spreading the gospel, spreading the good news is one of the good deed na kailangan po natin gawin. And helping others also, no? Alalahanin pa natin yung nakaraang ebanghelyo. Dinala po nila ang apat na tao, yung paralitiko. Paralyzed po yun. Dinala nila. Dahil sa kanilang pananampalataya, gumaling po yung paralyzed. Tayo rin po ay gumawa rin ng ganoong bagay, no? Na hanapin natin ang Panginoon hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating kapwa. Sana po ay ang maikling pagninilay na ito ay magkaroon po ng matatag, no, na pundasyon sa ating mga puso, sa ating pananampalataya sa Diyos na may kalakip po na mabuting gawa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan magpakailanman. Back to you, Brother Jando. Okay, ito na ibigay kay Brother Jundre para sa kanyang presentation ngayong gabi. Brother Jundre? Welcome po sa ating God's Healing Mission, a mission to heal, to protect, and to save people. At para magkaroon tayo ng karunungan para sa mga buong kasulatan tungkol sa ating kaligtasan. At lagi nga sinasabi, marami kayong natututunan dito, please like and share. Huwag nating sarilinin ang mga karunungan ng Diyos na binigay sa iyo. Amen? Like and share, click the bell button, subscribe po para marami po tayong maakay na kaluluwa pabalik sa Diyos. Sabi nga ni San Lorenzo Ruiz, di ba? Lahat po tayo gusto nating pagpalain, gusto nating maligtas ang kaluluwa, lalong-lalo na yung mga kamag-anak, mga anak natin. So ito na po yung pagkakataon. Maging San Lorenzo Ruiz tayo. Amen! Maging San Lorenzo Ruiz na kahit anong mangyari, hindi natin ikakatwa ang ating pagmamahal sa Diyos. Napakaganda ng topic natin. Ito po yung mga tinatawag nating... Amen! Napakasarap isipin, ano ba itong mga pangako? No? Marami kasi ngayon nagsasabi, paano ba yan? Ang tagal ko na nagdadasal. Hello! Hanggang ngayon wala pa. Hanggang ngayon hindi pa natatapos. Ayan, no? Pero tandaan natin, kapatid, brothers and sisters. Tandaan mo, kapatid, akala mo lang wala kang blessings. Just count it. Bilangin mo. Ang daming mga nagkakasakit, ikaw, wala ka pang malubhang sakit. Amen? Ang daming nagugutom, ikaw,
may kinakain ka pa. Tama po ba? Ang daming walang tirahan, ikaw ngayon may tinitirhan pa. Ang daming nang nawala at namatay, ikaw ay buhay na buhay pa. Amen! Yun po yung sinasabi ko. Nandito ngayon yung mga pangakong pagpapala ng ating Diyos na buhay. Amen! Ready na po ba kayo? Yan, ready nyo na po ang yung ballpen, mga pen, mga papel para sa mga napakagandang topic natin ngayon. Tandaan po natin, ha, lahat po ng sasabihin natin ay ayon lang sa kasulatan sa Catholic Bible at walang labis, walang kulang. Tandaan mo kapatid, ligtas ang may alam. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Umpisan na po natin. Ano ba yung mga pangako niyan? Totoo ba yung Brad? Ayan. Tandaan mo kapatid, ha, kahit sa Biblia may sinasabi. Even si St. Peter sinabi niya. So, 1 Peter chapter 2 verse 22. Tingnan po natin. Ano ba yung mga pangako ng Diyos na yan? Totoo ba yan, Brad? Ayan. Kung hindi totoo, sana wala ng Biblia. Amen? Kung hindi totoo, sana ang mga lingkod niya ngayon, wala na lahat. Hindi kanya ililigtas. Ano ba kasi sabi ng Panginoon? Dito mismo si San Pedro nagsabi, ang Panginoong Jesus, sabi rito sa 22, ulitin ko 1 Pedro chapter 2 verse 22. Nakalagay dito, napakalinaw po rito. Sabi rito, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan. Sino po yun? Ang Panginoong Jesus. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpan po natin si Lord. Ano daw sabi? Mismo si San Pedro na nakakita sa Diyos, na binigyan na susi ng langit at lupa. Si San Pedro po, witness sa buhay ni Lord, lalong-lalo na yung huling panahon. Nakita niyang pinako sa krus, nakita niyang nabuhay, nakita niyang naghimala. Sinabi po yan ni San Pedro mismo na pinaka-witness na ang ating Panginoong Jesus, tandaan po natin, hindi siya magsisinungaling. Ibig sabihin, ang mga pangako niya galing sa Diyos Ama, galing sa Kanya, ay magkakatotoo. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Ano bang gagawin namin, Brad, para kami pagpalain? Para kami magkaroon ng mga pangakong yan? Para namin makamta ng mga pangako ng Diyos? Ano bang gagawin namin? Siyempre, kailangan may procedure. May gagawin ka, Brad. Hello? Hindi kasi one tamad na maghihintay na lang ng grasya. Amen ba? Una, ayan. Yun po ang una nating ano, yung 1 Peter na yun. Yun ang magpapatunay. Ang Diyos kailanman hindi magsisinungaling. Kaya lang yung iba, hindi lang masyado. Yun nga, tayong bilang tao, minsan nagtatanong po tayo. Pero yun na lang ang isipin mo, kagaya ng ginawa ni San Lorenzo Ruiz. Doon siya nanahan, doon siya nag-stay. Tingnan mo naman, kahit namatay na siya, ngayon pinararangalan na sa langit. Amen! So ang ibig sabihin dito, maniwala ka kapatid, pag nangako ang Diyos, totoo. Pag sinabi niya yung mga pangako, basta susundin lang natin. Una, ano ba sa sinabi sa aklat ng Mateo, chapter 11? Ayan. Chapter 11, verse 28, may gagawin ka. Ano sabi rito? Ulitin ko, Mateo po, chapter 11, verse 28. Ano sinasabi rito? Kailangan muna daw lumapit. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin at kayo'y pagpapahingayin ko ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinaw po ah. Lumapit ka muna sa Kanya. Paano ka lalapit? Iyan po isa. Makinig, bumasa at tumupad. Paano po yung paglapit? Ayan, nakikinig na po kayo ngayon. Ngayon po, ito po yung paraan ng paglapit. Yun muna ang gagawin mo, first procedure. Second, ano pa ba ang pwede natin gawin? Sa Santiago 4:8. Ano sabi rito? Ulitin ko po, Santiago chapter 4, verse 8. Ano sinasabi niya rito? Ang sabi niya rito, sa 8, lumapit kayo sa Diyos, pangako ulito ha, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakasarap nun, no? Ayan, so, ang gagawin mo lang pala, para makamta mo yung pangako ng Diyos, lumapit ka sa Diyos, kung lalo na ngayon po sa pandemic, di po ba? So, lalapit ka.
Anong sabi? Pangako ng Diyos yan, ha? Siya'y lalapit daw sa iyo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Ano pa? Sa Gawa chapter 2 verse 21. Ano pa ba sinasabi rito? Pag lumapit ka na, lalapit na ang Diyos sa iyo. At ano sabi rito? Ang tumawag, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Nasaan yun? Sa Gawa chapter 2 verse 21 po. Napakalinaw nun ha mga kapatid. Lumapit ka sa Diyos, lalapit sa sayo at tapos yan na. Tumawag ka, humiling ka sa Kanya, maliligtas ka dito sa lupa at sa langit. Amen? Mga pangako yan, tatlo pa lang yan. Ano pa? Eto na. Ano daw gagawin? Sa material blessings naman, Brad, paano naman ito pagdating sa financial, material, or physical, or health blessings? Mateo 6.33, lagi po natin naririnig ito. Pakinggan nyo ito. Alam nyo, lagi ko pong binabanggit dito, totoo po ito, ako na magsasabi sa inyo. Totoo ang sinasabi ng Diyos dito, Mateo 6.33. Anong sabi rito? Sabi niya, ngunit pag sumakita ninyo ang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Ano sabi niya? Unahin mo muna daw siya. Doon po sa English, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sundin mo daw ang lahat ng kalooban niya. Ang sabi rito, maliwanag, napakaganda po sa Tagalog. Ang lahat daw ng pangangailangan mo, ibibigay niya. Palakpakan natin si Lord. Ano ba yung mga pangangailangan ng tao? Kaya lahat yan, physical, material, financial blessings. Ako na magsabi sa iyo, pangangailangan ha, i-correct din po natin. Pangangailangan na hindi yung sobra. Hello? Kasi naghahanap ka kasi, Brad, naghahanap yung mga tao, sobra agad-agad. Eh, paghirapan mo yon. Amen? Ang sabi nito, unahin mo siya, huwag kang mag-alala. Kaya tingnan mo, halos lahat ng mga inuuna si Lord, naglilingkod sa Diyos, tingnan mo, ang lalakas, hindi niya pinababayaan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Mayroon pa ba? Yes, Mateo uli, 5-6, pangako po ito ng Diyos, maniwala kayo. Believe me 100%, maniwala po kayo, subok ko na to. Ano sabi niya? 5-6, Mateo 5-6, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Sapagkat, ano daw pangako ng Diyos? Ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Ano sabi dito? Si Jesus po ang nagsabi mismo noon. Sa pangangaral niya, mapalad kayo, tuparin mo. Una, siyempre, lumapit ka. Paglapit mo, lalapit sa sayo. Paano paglapit? Kagaya po nito, mag-Bible study ka, kagaya nitong vlog na to, lagi ka pong makinig, yan ay signs ng paglapit. Magsimba ka hanggat maaari, may time ka, araw-araw ka magsimba, makinig na salita ng Diyos, mag-rosary, at ituulitin ko, itong vlog na to, napakalaki pong tulong kung gusto niyong pagpalain ng Diyos. Amen? At sinabi niyo ron, lahat daw ng minimithi mo, ibibigay. Ang sarap, di po ba? Palakpakan po natin si Lord. Mga pangako yan ni Jesus, ha? Pangako ng Diyos Ama at siya. Tandaan niyo po kanina yung sinabi ko. Si Jesus, hindi siya magsisinungaling sa sasabihin niya. Amen? Nag-gets niyo po yan? Yun po yung mga physical, material, financial blessings. Paano naman? Dito naman po tayo sa spiritual blessings naman. Tandaan mo kapatid ha, kagaya na sinabi ko kanina, yun ay mga physical, material blessings. Tingnan natin sa Awit chapter 34 verse 22. Uulitin ko po ha, Awit 34 verse 22. May binanggit pa rito. Eto, ang sabi rito, mga lingkod niya'y kanyang ililigtas na napakukup-kup siyang mag-iingat ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano po sabi rito? Spiritual blessings naman, kailangan ano daw gawin mo paglapit mo? Ang gawin mo daw maglingkod. Hello? Kaya nga sabi ko, kung di ka makapaglingkod ngayon, may pandemic,
Ang isa pong pwede niyong gawin sa paglilingkod niyo, lagi ko po sinasabi, dapat yan hanggang kamatayan na yan. Amen! Ang paglilingkod, isa po yan. Please share niyo to. Amen ba? I-share niyo sa mga tao, yun po yung paraan ng paglilingkod. May pangako na naman po ang Diyos, ililigtas ka daw niya. Alam mo yung pagliligtas ng Diyos, hindi lang po yung pagliligtas papunta sa langit, pati po dito, ililigtas ka niya. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Ano pa yung gagawin mo? Sa John 12 verse, tingnan po natin ha. John 12 verse 26. Ano ba po, ano pa ang sabi rito? Ayan. Dapat daw sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. Sabi ng Panginoong Jesus, ha? Kailangan sumunod ka sa Kanya. At saan man ako naroroon, ay nandoon din ang aking lingkod. Bakit? Kasi po, sabi rito ng Panginoong Jesus mismo, ha? Jesus is the one who's saying this. Ano sabi niya? Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Hello! Ayan ha, pararangalan daw ng Ama. Sinong Ama ni Jesus? Ayan, ang Diyos Ama, pararangalan niya ang maglingkod kay Jesus. Ano po yung pinakapunto natin dito? Pag sinabi ni Jesus, tandaan niyo po ha, sila, ako ang Ama ay iisa. Iisa espiritu nila, iisa ang kalooban nila, iisang puso nila, magmahal sa tao na nasa lupa at ang mga tao gusto nilang iligtas. Amen! Magmahal po. Anong sabi rito? Napakaganda ng pangako ng Diyos. Kapag daw ikaw naglilingkod, dapat sumunod ka, tumupad ka, para ikaw ay pararangalan din ng Kanyang Ama sa langit. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Ano po yung una, yung isa-summarize natin? Tandaan po natin ha, yung sinabi ko noong una, si Jesus, tandaan mo kapatid, hindi siya magsisinungaling kailanman, lalo ng Diyos Ama. Pero may gagawin ka. Ano sabi? Lumapit ka muna. Lumapit ka muna pagkatapos siya lalapit sa iyo. Pag lumapit na siya sa iyo, ayan na, siyempre, sabi ka, close na kayo. Amen? Pag close na kayo ni Jesus at ng Ama, aba, medyo i-spoil ka na ngayon. Ano yung i-spoil niya? Doon sa mga may gusto ka man, pag sinunod mo, ha, ang gusto ng Diyos, ang gusto ni Jesus, yung mga alituntunin niya, physical, material, blessings, physical health, ibibigay daw niya. Amen! Lahat daw ng minimithi mo, lahat ng sumusunod. At yung seek ye first the kingdom of God, Matthew chapter 6 verse 33, malinaw po yun. Pag sumikatan muna ninyo ang pagharian kayo ng Diyos, seek ye first the kingdom of God, sumunod daw sa utos niya, lahat ng kailangan mo ay ibibigay sa'yo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagdating sa spiritual blessings, yung mga lingkod naman daw po niya, napakalinaw nun. Yung mga lingkod daw niya, siyempre yung mga tapat na lingkod yun, ha? Hello? Mga tapat na lingkod na nagmamahal sa Diyos, sa kapwa at sa kanyang pamilya, pararangalan daw ng kanyang Ama sa langit. So, spiritual blessings yun. Dito pa lang, ibibless ka na, pag namatay ka pa, siyempre, hindi wala makaka-avoid nun. Oras mo na talagang kunin niya ang buhay mo, kahit kunin niya to. Tandaan mo kapatid, kahit mamatay ka ngayon, yung katawan mo lupang yan, hindi mamamatay ang kaluluwa mo, kundi ang katawang lupa mo lang. Amen! So pag namatay ang katawan lupa mo, makikita mo na rin, buhay ka. Bakit? Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Hello? Amen? Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at ang kaluluwa natin at spiritual soul na tinatawag natin, hindi yan namamatay. So makikita mo lang yung kaluluwa, yung katawan mo namatay. Pero ikaw mismo, spiritual soul mo, kaluluwa mo, buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan ang kagandahan nun. Hindi ka na mamamatay kagaya na sabi ni St. Peter at ni San Pablo. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, abay, walang kwenta lahat ng pangangaral nila. At nakita mismo ni San Pedro po yun. Witness sila. Kaya lagi ko sinasabi, paano mo mapapatunayan na totoo ang Biblia? Bakit? Mga witness.
Amen? Sila po yung mga witness na nakakita sa mga himala, sa mga pagpapala, at sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. At nung mismo pag-akit niya sa lang, biro mo ang daming witness, 500 witness po nakalagay sa Biblia. Sayang ang mga tao hindi naniniwala sa Diyos at kay Jesus. Sayang kung maniwala ka lang sana at sila, itong mga tao sana lahat pinagpapahala na hindi na sana natin nararamdaman to. Amen ba? Kasi nga yung pangako niya totoo. Hindi po siya nagsisinungaling. Pag sinabi niya, ayan, lumapit ka sa kanya, magbalik loob ka, magpakabanal ka. At lahat daw ng lahat daw kailangan mo, ibibigay niya. Kailangan lang ha. Eh yung iba kasi, daming gusto. Hello, hindi naman kailangan. Amen. May cellphone pa, gusto. Pangalawa, tatlong cellphone. Hello. Amen. May bago pa nga mga damit. Bili ka pa ng bili ng bagong damit. Nai-stack tuloy ang mga damit mo. Hello. Tama, hindi. May bahay na si ganito, may bahay na si milyonaryo. Gusto pa niya may mga bahay pa sa States. Hello. Tama po ba? Hindi. May business ng isa, gusto dalawa, tatlo, hanggang gusto niya maging bilyonaryo, hanggang namatay na siya sa sobrang pagod. Hello? Tama po ba? Hindi. Meron ka na nito, meron ka na may isang kotse, bibili ka pangalawa, pangatlo, pang-apat na kotse. Ang sabi po ni Jesus, malinaw. Ibibigay niya ang kailangan mo. Ang pangangailangan mo, unahin mo muna siya. Hindi kanya bibiguin. Ngayon, maari po ang tanong sa atin ng mga tao, Brad, ang mga pangako yan, oo, sige, nasa Biblia. Bakit ako ganito, kaya na sabi ko po dati, no? Bakit hanggang ngayon, tawag ako ng tawag, naglilingkod naman ako, bakit ganon? Bakit hindi yata totoo yan? Hirap na hirap po ako. Una, baka po hindi ka pa sumusunod sa Diyos. Amen! Tama, hindi. Sinabi ko nga po dati, ito po para sa mga lingkod. Kaya sabi nga, yung mga lingkod. Hello? Yung tumutupad sa kautusan. Kukorek natin po ha, yung mga lingkod, yung mga tapat na lingkod, tumutupad, hindi kanya pababayan. Halimbawa, tunay na lingkod ka, tapat ka. Pansinin mo, abad bakit lahat ngayon may nahihirapan? Yes, lahat ngayon apektado. Yes, hindi ko sinasabi hindi apektado. What's the difference? Lagi natin sinasabi, iba yung naglilingkod sa di naglilingkod. Ano po yung pagkakaiba? Simple lang. Ang pagkakaiba, tingnan mo, sabi ko nga, bilangin natin ang mga blessings mo. Kung ikaw ay totoo at totoo at patalingkod. Brothers and sisters, kayo lahat nanonood dyan, saan man sulok kayo ng mundo na nararating nito. Please listen to this. Kayo tunay na lingkod ha, hindi yung masasamang lingkod. May mga sasamang tao, parusa na yon. Hello? Amen ba? Parusa na yon kasi ayaw mo sumunod. Pero kung totoong kalingkod, pansinin mo, ang dami ko pong kilala hanggang ngayon. Sila po ay, alam mo, napakasimpleng tao, nagtitinda lang ng mangga, may isa kaming kaibigan dyan, ayan, si Brad Mario, tingnan mo, nagtitinda lang ng mangga, napakasimpleng buhay, napakasimple, napakamiri po kasalukuyan, tinamaan ng pandemic, walang trabaho, pero nabubuhay kami, nakakain namin, kumakain pa rin kami ng masasarap. Ano ibig ko sabihin doon? Count your blessings, kapatid. Kahit may pandemic, tingnan mo, yung tunay na lingkod at tapat na lingkod, na tuloy-tuloy, kahit anong mangyari, mapapansin nyo, malakas ka pa. Amen? Tama, hindi. Malakas ka, kumakain ka ng tatlong beses isang araw, yung iba hindi na. May tinitirhan ka, yung iba wala na. Buo pa pamilya mo, yung iba nagkamatayan na. Amen? Amen po ba? Pero ba yung ikaw nakakakita, ang mga tao wala nakikita, yung iba may sakit na COVID, ikaw wala pa. In other words, nandun po yung protection ng Diyos. Hindi ka man lang saganang-sagana ngayon, magtuloy-tuloy ka lang, yung kasaganaan mong yan, darating ang araw, ibibigay din ng Diyos na buhay sa atin. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Ayan! May natutunan? Ayan, sabi, kaya nga sinasabi ko, don't complain. Ngayon, kung halimbawa nagkakaproblema ka, sabi ko, don't blame God. Blame yourself. Amen! So, check mo muna yun. Ano ba, bakit nangyayari ito sa akin? Pero, pangako siya sa mga lingkod na tapat. Ang lingkod na tapat, hindi kanya pababayaan. Darating ang araw, darating ang oras. Hindi lang pagpapala rito sa lupa, pagpapala sa langit.
ang iyong makakamtan. Okay. Hello, hello. Yan. Okay, so buti nyo na po tayo sa ating programa yung gabi. So may nakaresan na ako ng ilang ibigay. At yung ibigay ito kay Bro Rex Aguilar. Bro Rex Aguilar, good evening sa iyo. Peace be with you, good evening. Narinig po ba ako? Yes, bro. Go ahead, bro. Yes, kay gating yung kagabi ito eh. Kasi parang para maliwanag sa lahat. Paibasa nga yung ano, Quran sa kayong ano, Bible, mag-open ka po. Pag Tagalog, mas maganda. Ano yung bro? Ano yung bro? Sa Quran Surah 18:27, baka bukas lang po. Tingnan ha. Basahan kaya ito. Okay. Para kay Barry Jundrian. Yung kawikaan daw niya, kasumbay sa kawikaan. Para maliwanag. Okay, so ito tayo sa... Surah 18:27. Okay, no? Quran, yun? Chapter 18, verse 27. Ito, recite to them from the book of your Lord what has been revealed to you, for none may change his words, and will you to make any change in his words, you will find no refuge from him. Ano ba katumbas niya sa kawika, sabi ni Brother Junry kagabi? Ha? Medyo ba si Brother Junry? Yes, yes bro, nandito ako. Ano ba katumbas niya sa kawikaan, sinabi mo kagabi, para maliwanag sa... Masahin mo nga yung libro dyan do? Anong nakasulat doon? Ano yan, sa? Yung binasa dyan, anong nakasulat dyan? 18:27. Recite to them from the book of your Lord what has been revealed to you, for none may change his words, and will you to make any change in these words, you will find no refuge from him. Recite dito kasi sa kawikaan, ang sabi dito sa kawikaan, isa ulo mo. Ayan. Ito yung sa 17, pakinggan mo ang pag-aaral, pakinggan mo at pag-aralang mabuti ang aking mga ituturo. Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. Sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan. Sa 21, ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan. Sa gayon, may maisasagot ka kung may magtanong sa iyo. Yan ang ibig ko sabihin, bro, na kahalintulad siya sa kawikaan. Okay, good thing ngayon. So, ito naman sumunod. John chapter 5, verse 25-29. Yung kagabi, hindi natin nakita yan. John chapter 5. John chapter 5, verse 25-29. Okay, hindi ko maintindihan ano kaya ang purpose ito. 25-29. Akatandaan din niya na darating ang oras at ngayon na nga na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang sinumang makinig sa kanya ay mabubuhay. 29. At sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay ng walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Okay, katumbas niya sa Surah 22-7 para maliwanag. Katakbo na naman ako ng Quran na naman. Yes. 22:7. Ito sabi rito no sa Surah, and surely the hour is coming, there is no doubt about it, and certainly Allah will resurrect those who are in the graves. Okay, good. Pareho naman sila. Yung kagabi naman sinasabi ng Trinity, day, ano yung Surah? Pasahin mo yung Surah chapter 22, verse 57. Ito. Oh. When those who believe and acted unrighteously shall be in the gardens of bliss, a humiliating chastisement awaits those who disbelieve and denied our signs. Pero yun din, walang Trinity, di ba? Wala. Inano ko nga, in-reply ko, na nalito ako dun sa kasi yung una, kasi ang unang, ang verse kasi nyan una, nagpahiwatig, di ba, kay Allah na, God alone, then pinoto ko, nung binasa ko, nabasa ko yung day, sabi ko ay mali pala yung nadugtong ko. Nadugtong lang, so... Oo, nadugtong ko lang, oo. Hindi natin kakaitindi, yes, okay, good. Okay, so, malino yes. Kayo para, di tayo sa ano, di tayo panatiko sa kung ano katotoha doon tayo. So, tanong ko lang, ang Diyos ba sumasamba pa? Hindi na. Si Kristo bro, sumasamba.
Ang Diyos ama. Yun. Ang ama, Diyos ang sumasamba pa ba? Hindi na. Hindi na. So yung mga oneness, hindi na dapat sumasamba Diyos nila, tama? Ano yun? Yung mga oneness, isa lang ang Diyos. Walang, hindi na niniwala sa Trinity, isa lang talaga, isa lang ang Diyos. Walang sinasamba yun, tama? Walang sinasamba ang? Yung mga tao naniniwala sa oneness, yung Diyos nila, walang dapat sasambahin. Kasi oneness. Yung Diyos nila, sige, then? Then? Pagbasa yung Surah chapter 33, verse 43. Takbo na naman ako. Yan na naman. Quran. Okay. Quran. 33:43. It is He who lavishes His blessing on you, and His angels invoke blessings on you that He may lead you out of darkness into light. He is most compassionate to the believers. On the day they meet Him, they will be greeted with peace. He has prepared for them a generous reward. Sino yung His dyan? Sino yung His? Sino yung His? Diyos ba yun? Ala. Tapos yung and His angels, para sila nag-blessing o nagdadasal? Nag-blessing. Pero saan nag-blessing? Okay. Sa ano naman? Chapter 33, verse 56. Ano yan? 33, verse 56. Okay. Ito. Indeed, Allah showers His blessings upon the Prophet, and His angels may pray for him. Ay, teka. Hirap mo kung binapagawa mo, bro. All believers invoke Allah's blessing upon him and salute him with yan. Ano yan? Tama ba? 33-56? Yan na ba? 56. Indeed, Allah confers blessing upon the Prophet of His angels, asking to do so. Ask Him to do so. All you have believed, ask Allah to confer blessing upon Him and ask Allah to grant Him peace. Hirap nito. Mayroon pang English niya. Sige, okay na. Ilan po. Kasi parang nag-ano si Ada dyan eh. Ayan, no? Ask him to do so. Sino him? Ask him. Kanina, bro, sa kanilang araw, bro, si Allah yan, bro. Ah, yung him. So, what is him? Mas maganda siguro, bro. Tanungin mo dyan, Muslim eh. Oo nga eh. Hindi na tayo dito. Parang mag-ask him kasi eh. Sige, okay na, yun lang po. Ask him kasi yung pakakabasa eh. Him to do so. Okay, salamat po. Kasi parang dadasal si Ale eh. Ask him to do so. Okay. Yun lang po, salamat po. May God bless po. Kasi yun yung pagpanata na ano eh, na parang dadasal din si Ala sa version na yan. Thank you. Sa akin, aking lang side, mahirap na yung Quran nila tayo nag-i-interpret. Mahirap to. Kasi, unang-una, hindi natin aklat yung Quran. Tapos, tayo mag-i-interpret, baka magkamali tayo. Bojondo. Yes, bro, go ahead. Kaya ako, anayin ko muna to si Ulysses kasi naka-10 comment na siguro siya dito na mapapansin talaga about sa mahabang book sa ano ba ito si Ulysses. Sabi niya, Bro John Ray, sabi mo, sagutin mo ang comment ko kanina pa ako. Kakahintay. Magantay ka kasi may presentation tapos meron ding nagtanong pa. So, ang tanong niya kasi dito, mahalay po sa lalaki ang mahabang buhok. Magpagupit ka na po. Tinira pa ito. Wait lang. Ano nga ba yung ano ka? Ito si Ulysses, no? Unang Korinto, ano yun? Unang Korinto, 1 Corinthians 11:14-15. Basahin natin. 1 Corinthians 11:14-15. Ayan. So, ito ang kanyang pinangahawakan na talata, no? So, basahin mo rin natin.
Ito yung lesson na ito ba ang pinagmamalaki mo? Hindi ba't kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahiya-hiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? Ngunit karangalan naman ito ng babae sapagkat binigay sa kanya ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. Dahil siguro bro, Ulysses, tingnan mo ang historical context niyan. Huwag kang humusga agad na bawal sa Biblia ang mahaba ang buhok. No? Dahil may mga karakter sa Biblia na mahaba ang buhok, si Samson. So mali, si Samson. Alam mo bakit mahaba ang buhok ni Samson? Dahil panata yun ang kanyang magulang sa kanya. Isa siyang Nazareo, Nazareno, Nazarite yun. No? Bilang Nazarite, hindi sila pwede mapaputol ng buhok. Basahin natin ang talata. No? Basahin natin ang ano sa mga Nazarite na kanilang mga panata, paano sila mamanata. Ito, basahin natin na. Sabihin mo sa bayang Israel kung ang sino mang babae o lalaki ay gagawa ng panata at ilalaan niya ang sarili kay Yahweh bilang Nazareo. Okay? Yung Nazareo na yan, perfigured yan sa pagiging Nazareno ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag siyang iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Huwag din siyang iinom ng anumang inuming galing sa katas ng ubas at huwag kakain ng ubas o pasas. Sa buong panahon ng kanyang panata ay huwag din siyang titikin ng anumang galing sa punong ubas, kahit balat o buto ng ubas. Ang isang panata ay huwag magpaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. Ulysses Diesta, nakita mo na? Huwag ka puro maglikha-pulitra. Dahil hindi lahat ng nasa Biblia ay naunawaan mo. Tingnan mo ang historical context ng unang Korinto. Bakit sinabi ni Santablo yan? Okay? Tingnan mo ang historical context. Hindi ko na ipapaliwanag sa iyo ang historical context niyan kasi lalo tayong mahaba. Biblical na lang tayo kasi hindi ka naman naunawala sa historical. O ayan, makita mo dyan, no? Ang isang namanata ay hindi dapat mapaputol ng buhok buhong panahon ng kanyang panata. Kaya huwag mong sabihin na huwag mong sabayin kung mahabang buhok ko dahil nung una hindi naman ako namanata. Okay? Ay, hindi na ako na sariyo. Tingnan natin si San Pablo. Kung si San Pablo ba, nung namanata siya, napaputol ba siya ng buhok? Unawain mo yung talata, ha? O, gawa, 18-18. Pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Korinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Sengkria, nagpaahit siya ng buhok sa ulo sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Nagpaahit lang sa buhok si Pablo Ulysses na natupad na niya ang kanyang panata. Tanong, gaano siya kahaba na manata? Alam mo ba? Ako hindi ko rin alam. Yan ang hanapin natin. No? Pero kung babalikan natin sa bilang, sa isinko, ang isang panata ay huwag mapaputol ng buhok buong panahon ng kanyang panata. Eh, paano kung nag-umbisang na manata si San Pablo bata pa? Eh, di kahaba na ng buhok si San Pablo. No? Kung lang, hindi ko sigurado kasi hindi ko na alam kung kailan siya nag-umbisang na manata. Oo. At ang Panginoong Hesukristo, bakit mahaba ang kanyang buhok? Dahil Nazareno siya eh. Oh, dos-dos-tres. At doon nanirahan sa bayan ng Nazaret. Sa ganyan natupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawagin Nazareno. Kaya yung mga turo niyo, huwag niyong masyadong ipagmalaki yan dahil wala kayong alam. Nakikinig lang kayo sa inyong amo, hindi niyo inaalam ang konteksto, hindi niyo inaaral ang sinasabi ng Biblia. Ulysses, matuto ka para... hindi ka magmukhang ano. Hindi ka magmukhang mangman dyan. Nakadami ka ng tanong eh. Okay na tayo dyan, ha? Ulysses, ha? Huwag mag-usawain kung mahabang buhok ko dahil noong una, hindi ako Nazareo at hindi ako naman ata. Okay, ha? Ulysses? God bless sa'yo, kapatid. Back to you, Lugando. Bujendo? Wala, tas Bujendo. Sandali lang, bro. Okay. Okay, Emmanuel. Alright, pasensya na.
Okay, so sana ba tayo? Dito na tayo ngayon sa question and answer portion, no? Sa mga magtatanong po mga kapatid, paalala lang po, mag-raise hand po dyan sa ating Zoom at sa mga nasa live ngayon, pwede po kayong pumasok sa Zoom para magtanong. Okay, meron dito yung ngayon naka-raise hand at kung maaari po at kaya ng internet, pwede po tayong magbukas ng ating mga camera para po naman makita natin ang inyong mga mukha. Alright, as to unmute po dito muna kay R1. Yan, R1. Hello po, good evening po. Yes, good evening kapatid. May tanong po ako. Yung tanong ko, bumalang ito ng ano, yung mga nasa isip ko. Okay. Kung tama ba ito? Una kong tanong, yung sanggol ba na isinilang ay kasama rin ba na isinilang ang mabuti at masamang espiritu o demonyo? Pangalawa kong tanong, yung mga masamang espiritu ay ito ba yung mga fallen angels? At yung pangatlo kong tanong, ang tao ay dumarami. Dumarami rin ba ang masasamang espiritu? Ibig sabihin ba, nanganganak rin ang masasamang espiritu at paano sila dumami? Kasi nasa isip ko noon, nasa Biblia na may mga fallen angels. So, iwan ko kung gaano sila kadami. At yung tao, dumarami naman yung tao. Ano ba yung espiritu? Yung mga masamang espiritu, 1:1 ba yung ratio? Iwan ko, hindi ko alam. Yun po ang mga tanong ko po. Okay, sige, yan. Isa-isay natin muna yung ano, yung katanungan at uunahin natin yung first question. Okay. At ibibigay natin yan sa pagsasagot kay Brother Angel. Angel? Yes, bro. First question po tayo. Pakiulit lang yung first question para malinaw sa mga nanonood po. Yung sanggol po ba na isinilang ay kasama rin po ba na isinilang yung mabuti at masamang espiritu po? Okay, tandaan po natin, no? Walang ang Diyos ay walang isinilang, walang nilalang na masama. Alam po natin yan, no? Biblically, ang lahat ng mga nilalang ng Diyos ay mabuti, no? So ngayon, yung tungkol sa mga bata, yan, lahat yan mabuti kapatid. Ngayon, may mga instances lang kagaya ng mga narinig natin dito sa mga exorcist priest natin at kay Brother Wendell, no, mga deliverance minister, pwede lang siya makontaminate kung po yung may ano siya, no, yung tinatawag ng family ties nila, yung contaminated siya, yung bata, pwede makontaminate kung, no, kung yun nga, yung may maraming involvement na occultism po ang pamilya. So, doon na magkakaroon na ng problema. Kaya iba, pagkasilang pa lang, baby pa lang daw, di ba? So, kung ano na nakikita ng baby, no? Ng mga evil spirit, kahit mga bata pa, may kausap ng parang mga duwende, no? So, dalawang klase po yan. Tandaan po natin, originally po talaga, lahat ng mga nilalang ng Diyos, no? Magmula siyempre sa mundo, mga hayop, mga isda, no? Lahat po yan mabuti para sa kanya. Wala siya nilalang na masama. Ngayon, nagka-problema nga, yung nga, hinayaan ngayon, dahil sa mga fallen angels na yan, ayun na, no? Nagkaroon na, no, no, dahil sa free will ng tao, mas sinunod nila yung sumunod, no? Sa fallen angels, sa mga demonyo, yung mga alam naman ngayon, no, yung mga diablo, so maraming ano yan, no, influence yan sa mundo. So laki na influence niyan, even before pa lang na influence yan na yung pinakananay ng buong mundo, no, si Eva. So na influence na kagad. But tanong, kagustuhan ba ng Diyos? Hindi niya kagustuhan yun, but inallowed niya. Bakit niya inallowed? Kasi nga, to test our faith. Ngayon, ang nangyari sa mga tao po, mga kapatid, no, brothers and sisters, bakit nagkakaganyan, pati bata? Dahil nga yung pag-allowed nila, ang free will, eh mas pinili ng mga tao na, yun nga, sumangguni sa occultism. Pero mo, sabi ko, kahit dito, no, sa Japan, yung mga bahay nila may mga dragon-dragon pa. So sabi ko na, pagka din dumadaan kami, sabi ko, tingnan mo, mas... Ano kapangyarihan ng dragon, 'di ba? Mas makapangyarihan pa ba 'yan sa Diyos? Ang dragon daw dito kasi kahit may mga ganun sa bahay, pampaalis ng mga evil spirit. Eh wala silang idea, that's deceiving. Ano lang ano 'yan, yung mga pampaswerte, pampa ganito, nung kung ano-ano mang anting-anting na 'yan. So
yan yung panluloko ni Satanas, no? Magkakaroon ka na ng blessings, yes. Pero panluloko yan ni Satanas, no? Para hindi ka na sumamba sa iisang Diyos. So, nangyari sa pamilya, yan, no? Ang daming occultism, ang daming paniniwala, ang daming superstitious belief. So, nangyari, nawawala na dun sa first commandment na pinakamahalaga na I am the only Lord, no? Your God. There's no other gods before me. First commandment yun. Doon nagkakasaling tao. Ang nangyayari na ipapasa kapatid sa mga bata. Kaya minsan naman ang bata pa lang mayroon ng contamination sa evil spirit kapatid. Pero before, lahat po yan wala pa naman eh. No? Lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. Pero pinili ng mga magulang, yung kasamaan, kung ano-anong kasamaan at kung ano-anong mga kultisim na pinaniwalaan, ayun, nakukontaminate din yung bata kapatid. Yun ang sagot sa first question. Ah, okay po, salamat po. Maliwanag na po. Yung pangalawa ko pong tanong, yung mga masasamang espiritu po ba, ay ito ba yung mga fallen angels? Yes po, sila yung mga fallen angels, no? Laksa-laksa yan, hindi mo ma-exact yung bilang yan. Wala nakalagay na 100 million, 1 billion, wala pong ganun sa Biblia. Basta sabi niya, laksa-laksa, no? Mga fallen angels yan, napakarami yan. So, one-third ba? No? So, but one-third lang ang nakalagay sa Biblia, but there's no such thing as exact. Meron ilang million ba angel? Ito na, basahin natin. Exactly. Sige, yung million-million. Ang salita ng Diyos, ito nakasulat. Revelations 5:11, nakita ko at narinig ang tinig ng libu-libo at milyon-milyon mga anghel na nakapaligid sa trono sa apat na buhay na nilalang at sa 24 na namumuno. Yan. So, milyon-milyon. But yung exact figure, wala po talaga. No? So, hindi natin alam kung ilan yung milyon-milyon na yan. But marami na yon. Imaginein mo sa yung sinasabi mong third question is dumarami ba, tama? Yes po, yan po ang tanong ko, paano sila dumami? Kasi noon pa sila nilaglag ng Diyos, kung paano sila dumami? Hindi, noon pa man marami na bro, kasi yan spiritual, nauna pa sa atin ang mga yan kapatid. So kung sinabi ng million-million, so walang exact figures talaga na ano, basta million-million, ganun karami. Million-million ang sinabi sa Bible, bro, pero ang nalaglag, one-third ng million-million, paano mo yun ipilangin? Ayan o, may isa pang kagilagilalas na bagay akong nakita sa langit, isang malaking pinanggagon na may 7 ulo at 10 sungay na may korona sa bawat ulo. Tinangay ng buntot niya ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, itinapon sa lupa. Yan yung mga anghel na nagrebilde sa Diyos. Ang interpretasyon nun, yan yung mga anghel na nagrebilde. Dahil nahila ni Lucifer. So, nahila niya one-third of million-million. O, paano mabibilangin yung million-million? Ganun karami yung kapatid, no? At ngayon, hindi naman dumarami yan. Dumarami lang yan yung mga na-influensya nilang tao. Yung tao dito sa mundo na nagbibiktima nila. Pero, sila rin yun. Sila-sila rin yun. Hindi naman mga anganak yun, eh. Sila-sila rin yun, pero marami lang talaga, kapatid, no? So, bakit concerned ka sa mga fallen angels? Ay, kasi po, nanawad kasi kanon yung mga exorcism. Tapos, kita ko sa video, pag tinanong yung na marami office, kami. Ilang demonyo yung nasa katawan mo? Marami kami. 100, yeah. Marami. Oh, saan sila galing? Ang dami namang tao. Hindi, yun lang nga yung... May sinabi yung isang santo natin, kapatid. Ang sabi, si Saint Popayos yata yun? Opo. Ah, Popayos, no? Ano yun? Saint Pius yata ang nagsabi. Nakalimutan ko lang yung... sino santo yun, sabi niya, kung makita lang ng tao ang dami ng mga fallen angels, may sinag ng araw ay hindi makakalusot sa dami nila. Naku, kaya pala. Kaya pala. Ay, angel. Sige po, maraming salamat. Yung, po, no? Yung figure, mahihirapan tayo, pero if you're talking about many? Yes, many. Marami po. Marami talaga. So, originally, marami na yan. Hindi sila dumarami. Originally, marami na po yan, kapatid. So, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ingat tayo sa mga demonyo. So, iwasan natin. Sabi nga, no? Umiwas ka sa iwasan mo demonyo at lalayo sa iyo. No? Sabi ng Biblia. Umiwas na lahat. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Diyos. Amen. Boromel?
Okay, okay. Mm. Yan. Okay, bro. Alright. Salamat sa pagkasagot, Brother Angel and Brother sa pagtatanong din sa kay Brother Erwan. At dito naman tayo ngayon sa kay Jeffrey Umbal. Yan. Jeffrey Umbal, ask to unmute po. Ay, hello po. Magandang gabi po sa lahat. Right, good evening po. Ano po yung ating katanungan? Tanong ko lang po, bro. Kung saan po ba mababasa sa Biblia o sa anong mga referensya natin mababasa na sa panahon na mananalangin ang mga apostol, sila ay nag-aantanda ng krus. Saan po ba mababasa yun? Okay, unang-una po, pwede bang malaman kung Katoliko tayo o hindi? Yes po, Roman Catholic po, bro. Okay, Katoliko, so, yan si bro Jeffrey, bro. Ineklaro ko lang kasi... Ano yan eh, kaya lang nakikinig yan sa mga ano, kaya yung mga maganda naman kasi ang tulig sa ng mga pinakikinggan niya, tinatanong niya sa atin. So, ang gagawin niya, makikinig siya sa mga ano, tapos itatanong niya, okay lang naman yun, no? Kaya lang, bro, Jeffrey. Dito, dahil po ako sa punto por punto, nakikinig po ako sa inyo at, kung may mga naririnig ko na mga salita sa ibang sekta na about sa kanilang mga preach, mga pagtuturo nila, ay yun po yung tinatanong ko sa inyo upang malinaw-nawan po ang aking isipan. Okay. Para masagot sila. Salamat niyo, Jeffrey. So siguro umpisan natin sa pagsagot sa pagitan po ng pagtatanong. Ganito po yung Brother Jeffrey. Meron ito lang yung ating counterpart diyan. Tatanungin ko rin, meron ka bang mababasa sa Bible na sinabi ng mga apostoles na masama ang mag-sign of the cross? Wala po, sa maraming taon na po akong nagbabasa ng Biblia pero hindi ko pa na nabasa yan. Wala pong nakalagay sa Biblia yan. Therefore, walang sinasabi na masama ang mag-sign of the cross. But anyway, bigyan natin ng chance sa pagsasagot diyan si Brother Tata Rosal. Pero bro, saan po ba mababasa sa Biblia o sa mga referensya na sa panahon na mananalangin ang mga apostol, sila ay nag-aantanda ng krus? Okay, so bibigyan natin kay Brother Tata Rosal yung pagsasagot. Brother Tata? Brother Tata? Ayun. Ayata. Sige, Brother John, rin na lang. Okay, okay. Ay, yes, ay, na. Okay. Yes, bro, Tata. Okay, so, nakinig na lang. Nagpasok lang po ito dahil nakinig lang dahil hindi kami ni Brother Rundel nag-talk na naman sa pagpalaging na tayo, nag-ikot kami dito sa mga chapel ng ano, sa chapel dito si St. Peter. Edir, ang pangalan pala sa ilang kanilang patron dito ay pangalan sa kanilang lugar sa bayan ng Edir. So, ang ito, kumusta ang audio, brother? Okay. Oh, siguro, close lang po ako ng camera. Siguro, narinig yun ni brother ni Bacalaris na may challenge si Bacalaris sa mga safety pang mabasa ng mga safety na ang mga apostolis ay nagtanda ng cross. Masaya, bisaya man siya ng cross. Nahinto siya ng mangaral sa social media sa kanyang vlog bilang isang vlogger na pastor. Yon ang challenge niya. Pero kung ganun sa argumento, pag hindi mabasa sa Biblia, kay sabi niya, kung mabasa, hinto siya na ang mga apostolis ay nagsasign of the cross. Yun ang challenge niya. Although, tayo mga Katoliko, hindi naman tayo particular sa letra for letra, o verbatim. Pero, at least lang, nagkano yung pagtanong, kung ganun ang sabi ni Bacalaris, ito sa niya, saan ko pa mabasa? Medyo, okay na ba? Basta, pwede na tayong basta.
maraming commotion, di maraming marinig. Bro Jeffrey, pakimute mo muna siguro para hindi ano. O, bro, tata, pak, eh, hindi. Bro Jeffrey yata, eh. Hello, hello po. Pakimute mo, ikaw, sa'yo ba yung maingay o kay bro tata? Baka dito po sa amin kasi yung mga kasamahan ko sa bahay. Pakimute mo lang muna para narinig sa ano, hindi maintindihan yung paliwanag, bro. Sige po. Balik na lang po ako kapag may tanong ako. Yes, pakimute mo lang ngayon para hindi ano. Sige, bro tata, go ahead. Ayan, nawala ang ano. Si bro tata? Nawala yata si bro tata. Na-mute ka bro, tata. Okay. So, na hindi ako makapasok, di ma-mute yung kuhan ko. Sige, patuloy tayo. Yun ang argument kong kontrapakto ng balik. Ang tanong nila. Kung ganon, ating balik na rin. Pabasa ba sa Biblia na ang mga apostol ay nagsagawa ng kasal o nagkasal sila yung wedding mass? Diba? Wala namang babasa. Pero bakit ng yung mga pastor ng SD, ibang pastor, nagkasal sila, nawa namang babasa ang mga apostolist ay nagsagawa ng kasal? O nagsagawa ng nangasal sila o sa atin, diba? So, bakit nagsagawa sila? So, yun ang problema ng ating mga kapatid, mahilig ng litra po litra, pero hindi na alam na sila ang dami ginagawa nila na wala, hindi mabasa sa Biblia. Anong? Mabasa ba sa Biblia na si Ellen Goldwright ay propeta? Hindi naman. Pero bakit nanilawaan nila? Kung sa pilosopo ba, wala tayong mabasa sa Biblia na ang mga pusulis na naliligo. Ibig ko sabihin, ang mga pusulis ay hindi nakawalang ligo. Then walang mabasa. At nanglalo na, wala tayong mabasa na ang apostolis ay nagtanghalian, ay nag-almusal. Ang mabasa sa Biblia ay hapunan lang. Ibig ko sabihin na hindi na yun natin palalaan dahil hindi mabasa. Yun ang problema ng ating mga kapatid. So ang tanong, kung mabasa ba nga ang mga apostolis panahon na nalangin ay nag-sign of the cross, hindi natin yung nabasa verbatim sa Biblia, pero sa tradisyon. Kung basahin natin ang Europe before modern times of Abraham by ano bang page yon? Na other pictures of the early church, the sign of the cross and veneration of body of martyrs, ascent and martyrs came from most ancient times. Sunday was kept from the time of the apostle. So nandyan na sa tradition. Ang tanong, tama tong tanong ni Kader Romel, mabasa ba natin sa Biblia na bawal ang magtanda ng cross o mag-sign of the cross? Kung tingnan natin sa Matthew 28:19 hanggang 20, ang utos ng ating Panginoon Jesus ay bautisman ang lahat ng tao sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So kung every time mag-sign of the cross tayo, dalawang dugma ng simbahan ang ating ipinahayag, di ba? Ang misteryo po ng Holy Trinity at sa is misteryo ng redemption. So, yun ang, pero, ang tanong, na mayroon pa. Ang simbahan ng SDA, may cross sa itaas na kanilang simbahan. Oh, may cross ha? Tingnan niyo ang, ito ang, paabot ko ni Bacalari sa kanyang challenge. Kung sabi niya, kung mabasa na ang mga apostolis, ang sign of the cross, huminto siya ng pag-aaral sa kanyang sa social media, sa kanyang blog. Bacalares, mabasa ba sa Biblia na ang templo ng Diyos nilagyan ng cross sa itaas? Katulad ng ginawa ng mga SDA. Dahil yung simbahan ng SDA ngayon, may cross na sa itaas. Oh, saan yun mabasa? Wala namang mabasa. Bakit nilagyan nila ng cross ang kanilang simbahan ngayon? Para ng Katoliko. So, yun lang ang ating mabasa. Pag sign of the cross, may literal na cross at may mensahe ang cross. Ang mensahe ng cross ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Yan ang mabasa ng mensahe ng cross. Kapangyarihan ng Diyos at tanda natin may lang mga Kristiyano. Yun lang, Brother Romel. Salamat sa pagkakataon, sa opportunity. So, nandito si Brother Rundel pero
Medyo baka na naginip na ito kay nagkatulog na. So maraming salamat. Back to you. Nagdadagdag ko na lang bro, Ruben. Okay, bro. Yes, kapatid na Ulysses, kung nabasahin natin sa Hudutso-utso, no? Ba't kaya hindi na mapalitan yung Bible ko na nabanga, ano ba yung Bible? Ay, wait lang ha. Nangyari sa Bible? Ba't di mapalitan? Holy Bible. Hindi talaga siya mapalitan. No? Hindi mapalitan yung verse, tanggalin ko na nga lang muna. Yan. So, babasahin ko na lang dito, Ulysses. Brother, sa Hudutso-utso, sabi ng Diyos sa Living Bible, read the history books and see. So, Diyos ang nag-utos niyan. So, tingnan natin ang history. Ano ang sinabi ng mga church fathers? No? Ito ang sabi ng mga church fathers, bro. Ayan, sabi ng church fathers dyan. Tertullian, early 3rd century, speaks of crossing ourselves on the forehead. Saint Basil, 4th century, reported that the sign of the cross originated in apostolic times. Hindi man sa Bible, pero sinabi ng history. At sayang lang hindi ko mapat may paawit ha. I-out ko na muna itong ano ko, then i-on ko uli. Para makita, ano, isa to sa pinaniniwalaan ng mga biyasa sa Biblia, mga scholar, na ito ang sign of the cross, no? Gamitin natin ang Living Bible. Hindi kasi letra po litra lang eh. Ano kasi natin naghahanap ng letra po litra. Pero kung unawain natin to, ito ang sinabi ni San Pablo sa Galatians 6:17, no? Awit lang ha. 6:17. Ayan. The Living Bible. So, ito ang ating mababasa, kapatid, no? Iyon ko muna uli. Ayan. Ayan na yung Bible ko. Saan nakalagay dyan? Sabi ni San Pablo, from now on, please don't argue with me about these things. Ano yung bagay na yan, na wag na siyang i-argue. For I carry on my body the scars of the whippings and wounds from Jesus' enemies that mark me as his slave. May mga scholar nagsasabi, ito yung sign of the cross. Kasi yung mark of Jesus, ano yung marks of Jesus, di ba? Yun yung sugat niya sa ulo dahil sa thorns. Sugat na sa tagiliran dahil sa lance na tinusok sa kanya at sa kanyang mga kamay dahil pinako. Yan yung sugat na ibig sabihin dyan. Nasabi ni San Pablo, for I carry on my body the scars of the whippings and wounds from Jesus. Jesus in this that marked me as his slave. Nakatatak na yan kay San Pablo, sabi niya. Ang marka ng mga sugat ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun lang siguro ang maibigay natin, kapatid, na biblical about sa cross. Hindi man literal, pero sabi nga ni San Mateo sa kaniyang aklat, Mateo 24:15, ang bumabasa, umuunawa, hindi basa lang na walang unawa, kapatid. Bro, idagdag din natin, bro Jeffrey, no? Actually, napakaganda ng konteksto ng Galatia 6:14, biblical ba yung sign of the cross? That's a sign, yun na yung simbolo ng pagmamalaki mo sa cross. Kasi sabi sa Galatia 6:14 din, ito yung pwede mong ibigay na Bible verse din. Basahin mo sa Galatia 6:14. Bro, Galatia 6:14, meron kang FSB, Philippine Standard Version Bible, bro. Ano yan? Galatia 6:14. Hindi, ang version. FSB. ESV. F. Philippine Standard Version siya. Philippine Standard. Ang ganda na pagkasabi dito eh. FSV. Ang sa akin dito bro, ESV lang. Okay. Tagalog kasi, sabi rito, ang ganda ng pagkasabi niya, ipinagmamalaki ko ang krus ni Kristo. No? Sa ibang saling kasi, sa MBB mo bro, meron ka? O kahit sa MBB? MBB? Salita ng Tagalog. Meron. Ay, si Bruno Balbomer? Yeah. Huwag nawang mangyari sa akin ang ganon. Ang ipinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabagat sa pamamagitan nito, ang mundong ito ay patay para sa akin at ako na may patay para rin sa mundo. Sa kanya dyan,
sa ating Panginoon Jesus Kristo. Pero sa ibang saling dyan, ipinagmamalaki po ang krus ni Kristo. So, yun po ay sign ng pagmamalaki. So, biblical pa rin. Yung konteksto niyan, pag binasa mo, sabihin mo sa kanila, paano mo, kayo ba ipinagmamalaki nyo ang krus ni Kristo? At paano nyo ipinagmamalaki? Kami, pinagmamalaki namin ang krus ni Kristo sa pamamagitan na ng antanda ng krus sa amin. So, yun po kapatid ang pwede nating ibigay na talata. Bro Jeffrey? Ay, okay po. So, ito po bang nakasulat sa Revelation chapter 7 verse 3 na nagtatap yung mga anghel na sa mga pinili ng Diyos? Ang ibig po bang sabihin nito, ito po bang tatak na ginawa ng mga anghel? Ito po ba yung sign of the cross? Tama po ba? Sa Revelation chapter 7 verse 3. Okay, yan. Basahin natin, no? Sa sinasabi ng Revelation 7:3, huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o anumang mga punong kahoy, hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Brother John Ray, ano po ba yung sinasabi ng mga scholars? Yes. Tama yung sinabi niya, Bro Ronald, no? Dahil kung nabasahin natin yung sa Revelations 9:4, Revelations 9:4, i-direkta mo sa Revelations 9:4, bro. Ang nagbasahin mo, Bro Ronel, kang Revelations 9:4. Alright. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy, o anumang halaman, ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Masyadong maano yung ano ni bro, ano ba, tawag dito, yung background niya ba, maingay? Ulitin mo nga ba, Ronel? Pakimute mo muna yung ano mo. Mute lang. Ulitin mo ba, Ronel, para maunawaan ang mga ano. Alright. Pag sumasagot, pakimute mo muna, bro, Jeffrey. Yan. Namute ko na po. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy, o anumang halaman, ang mga tao lamang na walang tatak sa noo ang maaari nilang saktan. Ano ba yung tatak sa noo na dapat meron ang mga tinatakan? 14:1, Bro Ronel. 14:1 ng pahayag. Pahayag. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. Inasaan mo sa Espiritu Santo, Efeso 1.13. Efeso 1.13. Kayuman ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kayo kay Kristo kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Maliban sa tatak ng pagkahirang, tatak din siya ng pagkatubos, Efeso 4.30. 4.30 sa Efeso. Ito na po ating mabasa. At huwag na ninyong sakta ng inyong ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang bayan. Kaya ang anak, ama, anak at Espiritu Santo, bro, tatak natin 'yan. Tatak ang Diyos sa atin, no? Kaya nga natin inidinalangin sa pangalan ng Ama, sa ulo at sa puso ang anak at sa Espiritu Santo sa balikat dahil 'yan ay sagisan ng ating pagmamahal sa Diyos. Marcos 12:28-29, bro Romel. Marcos 12:28-29. Yes. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo. Kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos ang tanging Panginoon. So yun ang pinakamahalagang utos. Diretso na, Bro Ronel, sa 30. Hanggang 31. 32 yata. Sige, patuloy. Okay.
ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ayan lang. Paano na ibigin ang Diyos? Ibigin ang Diyos sa buong isip, buong puso at kaluluwa, at buong lakas. Masagisag yan sa pagmamahal natin sa isip, puso at kaluluwa, at sa kalakasan natin, kapatid. Yan po ang diwa ng sign of the cross. Simple ritual po, napakalaki ang kahulugan. Right. Yan po, Brother Jeffrey Umbal, ang sagot ng ating mga kasamahan. Okay po. So, naiintindihan ko po. Ito po bang nakasulat sa Revelation chapter 13, verse 16 up to 17? Ang tinutukoy po ba dito na tatak ng halimaw ay sabi ng mga ibang sekta, ito po daw yung sign of the cross. Tama po ba ito o hindi? O ito po ba yung mark of the beast? Tama po ba ito? Well, kapatid, ang Revelation 13, tatak ng halimaw. No? Alam mo, sa theology, si Satan tinawag yan na Ape of God. Bakit tinawag yung Ape of God? Kasi yung trabaho ni Satan, gaya-gaya, putumaya. No? Pilit nang ginagaya ang kalooban ng Diyos. Kaya, dahil may tatak ang Diyos, may tatak din siya. Tatak ng halimaw nga lang, di ba, ang Revelation 13. Pero di porkit may tatak ng halimaw, yan ang tatak ng Diyos. Kasi binasan din kagaling na tatak ng Diyos yung sa kanyang mga alagad. Basahin mo nga ang Deuteronomy 6:4, bro, Romel. Okay, Deuteronomy 6:4, 4-6. 6:4-6? Oo. Okay, ito yung ating mababasa. Ayon dito sa ating Biblia. Okay. Ilit mo na si Bro Jeffrey. Ito na. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ipatuloy mo. Patuloy natin. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Patuloy pa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Tanda! Itali sa inyong... may tanda rin ang Diyos, kapatid. So, hindi lahat ng tanda sa demonyo lang. Kaya nga, Satan, Ape of God yan, sabi sa theology, Ape of God. Bakit? Parang unggoy ba? Gayang ginagaya, di ba? Unggoy, kung ano gagawin mo, gagayahin ka. O yan si Satan, gaya-gaya. Dahil may tanda ang Diyos, may tanda din siya. May tatak din siya. Pero iba yung tatak ng Diyos, kasi ang sa tatak ng Diyos, tatak ng pagkahiram yon. At sa kanya naman, kay Satan, tatak ng mga hinirang niya. So, parehas tatak, pero magkaiba. Tatak ng kadimonyohan yun. Ayan, si Bro Jando. Hindi, tsaka pag binigay mo yung talata niya, bro, tinatakan sa kamay, hindi yung sign of the cross yan. Basahin nga natin, Payag 13:16-17. Basahin mo mabuti kasi itong mga to. Basahin natin. Ito ang sinasabi dito. At ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda. Yan, tanda rin sa kanya eh. Sa kanilang kamang kamay o sa noo, yan. Yan ang paralel doon sa Hebreo o sa Deuteronomy. Pero yun sa Deuteronomy, sa Diyos yun, ito sa demonyo to eh. Intindihin mo yung tanda sa kamay, sa cross, may tanda sa kamay. Hindi yan sa inod na kamay nga eh. Mula yung tanda sa kamay, sa kanang kamay. Intindihin nila mabuti. Out of context na naman eh. Intindihin mo buti yung tanda sa kamay. Anong connection ng sign of the cross dyan? Tanda sa kamay, kanang kamay, nilagay sa kanang kamay, inilagay.
Diyos ko, patawarin itong mga sulpot na sexual. Magbabasa tayo ng ano, ng... Tandya sa kamay, sign of the cross. Ano yun? Magbasa muna ako ng AI ha, AI. Sarap ang tanongin yung AI eh. Mabilis ang sumagot, ano? Is the mark of the beast the sign of the cross? No? The concept of the mark of the beast is primarily associated with Christian eschatology, particularly mentioned in the book of Revelation in the New Testament of the Bible in Revelation 13:16-18. It is written, ayun, binasa na nga kanina, no? Interpretations of the mark of the beast vary among Christian denominations and scholars. The mark is often seen as a symbol of allegiance to a worldly power opposed to God. And the number 6, and the number 66 is commonly associated with this mark. The sign of the cross is a Christian ritual involving tracing the shape of a cross on one's body, typically the forehead and chest. It is a widely recognized symbol of Christianity, representing the crucifixion of Jesus Christ. Amen. The sign of the cross is not traditionally with the mark of the beast. The sign of the cross is not traditionally associated with the mark of the beast. Ayun. So, yung kanilang sinasabi, haka lang yun. Sila yung sinasabing katuparan doon sa ikalawang Timoteo 4:3-4. Basahin ko muna. Kaya na ako nakaluga kasi tulog na si Divine, pinatulog ko muna. Ito sinasabi ganito. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Yan. Sa halip, susundin na nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Napakalaking kathang isip yung sinabi nila na ang mark of the beast daw ay sign of the cross. May reklamo kayo? Banggain nyo kami rito. At saka bro, napakalinaw nun, ang sign of the cross natin magmula noo, dibdib, bisig. Ang sabi dyan, kanang kamay, tinatakan sa kanang kamay. Alayo. Alayo. Alayo, no? Tinatakan sa kanang kamay ang hindi natin sa buong katawan. At saka hindi rin cross ang tatak. At hindi yun ang cross tinatakan. Ibig sa, may cross ba nakalagay doon sa talata? Wala naman eh. Tinatakan sa kanang kamay. May cross? Ang tatak, may cross, numero. Numero yun. Numero. Ba't pinasok mo yung sign of the cross para lang masira mo katoliko? Pagkatapos, kunin mo na yung mga ano, 10%. Para yumamang kayo. Natatawa kay James, sabi niya, kumuha kayo ng mga katoliko. Bakit puro katoliko? Ito, malino, malino naman dito, ano ba yung tatak na yun? Basahin natin sa City Disyutsu, ha? Yes, at nang wag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop. Pangalan pala yung ng hayop, no? O bilang ng kanyang pangalan. Ano bang ibig sabihin ng tanda o pangalan ng hayop sa 18? Dito may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. So 666 ang tatak, hindi naman 666 ang cross. Layo, layo, layo talaga. Layo talaga eh. Nakinig kayo sa ano? pag nakinig kayo sa mga sulpot, sigurado ako ligaw yung kaluluwa ninyo. Okay, JP Umbal, okay na ba yun? Ay, unang tanong ko na lang po ito bro. Okay, go ahead. About ito sa Revelation chapter 20, no, yung title niya ay yung 1,000 taon. So, ito po bang 1,000 taon na sinabi sa Revelation chapter 20, pagkatapos po ba ng 1,000 taon, ay babalik na ang Panginoong Jesucristo? At ito po bang 1,000 taon na sinabi sa Biblia, ito po ba ay nagsimula na sa panahon natin ngayon o hindi pa? Bakit? Tanungin natin nga si Brother Tata Rosal, ano? Brother Tata! Rosal! Marunong si Brother Tata sa eschatology? Tingnan mo naman yung eschatology. Bata! Bata! Hello? Mag-i-unmute, bata! Biyasa si Bata malapit sa eschatology, ano? Hello? Ayaw sumagot ni Bata. Balik yun, meron kang idea po tungkol sa bagay na yan? Yes, konti po dyan, do.
ang isang ang teorya na yan, kapatid, nagmula yan sa mga sa rapture theory yan, yung pre-trib, mid-trib at post-trib, no, na yung pre-trib yun yung before tribulation, baro ba ang Kristo din magkakaroon ng 1,000 years, at after nun yung paghahari na yung tapos saka babalik uli. Ganun eh. Sa mid-trib naman, during tribulation, doon mangyayari ang pagbaba ng Panginoon sa Kristo, doon magre-reign ang 1,000 years. Ang post-trib naman, after tribulation, doon naman babalik ang Panginoon sa Kristo at doon siya maghahari ng 1,000 years. And then, ang isa pa sa mga teorya nila niyan ay yung mga mabubuting Kristiyano, kukunin kasama ang Diyos, maghahari ng 1,000, then yung mga masama, parusahan yun sa lupa, then saka babalik uli ang Kristo for general judgment. So, ganun ka kalito ang sa rapture theory yan, no? Pero, ayon sa mga scholar, yung 1,000 years na yan, nagpipresenta yan sa walang hanggan. Eternity, ang 1,000 years na yan. Ibig sabihin, pag bumalik ng Panginoong Kristo, maghahari na siya eternity. Walang hanggan ng kanyang paghahari. Yan yung sinabi sa aklat ni San Lucas 1:30-32 na ang kaharian ni David ay ipapataw sa kanya, no? At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. So, ano ibig sabihin ng 1,000 years, bro? Eternal or eternity. Pagbalik na rin ito, maghahari na ating Panginoong Kristo for eternity na. Yan ang ibig sabihin nun, bro. Ang 1,000 years ay nangangahulugan ng eternity. Hindi po 1,000 years maghahari dito, then yun ang mga paliwanag nila, ay kanya-kanya sila na paliwanag dyan. But sa mga scholar, lalo-lalo na Catholic theology, that 1,000 years is signify eternal, kapatid. Okay, Jeffrey Umbal, yun pong sagot ni Brother Junry, okay na ba yun? Okay na po, maraming salamat po at magandang gabi sa lahat. Okay, thank you sa iyo, Brother Jeffrey Umbal. Mugga mo na ko sa next naman, si Elena Jacaban. Elena Jacaban, hello. Elena Jacaban, hello, please unmute eh. Okay, Elena Jacaban. Okay, magandang gabi po sa lahat. Oo, oh, magandang gabi po sa lahat. May tanong lang po ako. Yung bang nanay kapag makunan ng 1 month or 2 months or 3 months, may kaluluwa na ba sila? Pangalawa kong tanong. Teka. Ano yung may kaluluwa? Yung nanay o yung binubuntis? Yung nakunan, yung bata na nawala. Ah, okay. Wait lang. Brother Angel, meron na bang kaluluwa na ba yun? Yes, sa according sa mga ano natin, church fathers natin, no? Alam niyo pag mismo, no, pag nag-contact na yung husband and wife po, days lang. In other words, parang 8 days eh. Mayroon ka dyan, di ba, Bro Junry, kung ilang araw lang, nandun na, nag-umpisa na, may kaluluwa na kapatid. Kaya yung mga nakunan, eh, ano na yun, months na yun. So, may kaluluwa na po yung kapatid, no? Ayon sa turo ng bahan, kapatid. Okay. Salamat po. Ang pangalawa kong tanong po, lumalaki ba sila sa langit? Ang ganda ng tanong ni sister, no? So, pagdating sa langit, ang mga bata, ano ba, para anghel daw sila. Pero ito po yung sinasabi kasi, no, pagkatapos natin sa lupa, kapatid, ang mangyayari dyan, pagkatapos sa lupa, babaguhin na yung ano natin. Kagaya ng nangyari kay Jesus Christ. Pero ngayon, lahat po yan, spiritual soul pa lang. Pero pagdating ng final judgment, yung talaga pinaka-final, unang Korinto nga, bro, chapter 15, verse 51 54, ano ba yung mangyayari? Ito po yung mangyayari sa final judgment, no? Iibay na. Pero ngayon, espiritu, so, kaluluwa pa lang yun. Wala namang growth doon, no? Pero pagdating sa, malalaman mo kung ano yung mangyayari mismo,
Yung sa unang Korinto, bro, 15 chapter, 50, verse 51 to 54. Ito sabi, isang huwag ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng muling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Pause tayo, bro, doon. Balik natin. Ayan. Napakaganda niya, no? Yung trumpeta niya, yung final judgment. General na yan sa lahat, no? Pagdating niya, iibahin na yung mga buhay patay kahit tayo. Bawa, dumating si Jesus, buhay ka. Iibahin pa rin niya yun, no? So, yung mga namatay dati, ibig sabihin nun, dahil mga kaluluwa pa lang yun, lalagyan pa rin sila ng ano, babaguhin pa rin. So, lalagyan ng butot laman, pero babago na. Ayan, sabi po ng Biblia, no? Bago na. So, hindi natin alam yan kung yung matanda na siya, yung baby yun, magiging matanda. Basta sabi lang yan, bago. Ituloy natin, bro. Ang ating katawang nabubulok ay napapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamamatay. Pause tayo dyan. Pansinin nyo, no? Lahat ang manakikinig ngayon, darating palang araw, ang katawang nabubulok na ito, papalitan ng hindi nabubulok, pero katawan siya. Kung mapapansin nyo, nung ating Panginoon Jesu Kristo, no? Nag-resurrect na siya, di ba? Pero kakaiba yung, nakakausap na, pa rin siya. Kumakain siya, so katawan pala, no? Ang galing ng pagkaano dyan, yung mismong paralelism ang tawag doon, yung connection doon kay Jesus Christ at sa huling araw. So yung sa huling araw, sabi riyan, hindi nabubulok at ang katawang mamamatay na mapapalit ang katawang hindi namamatay. In other words, meron siyang body talaga. May katawang ka, no? Glorified body. No? Pwede pala tayo mag-usap-usap, pwedeng mag, no? So, magpupuri sa Diyos kung papasa tayo na yun ang pinagsisikapan natin. Babaguhin daw kapatid, papalitan ng katawang hindi na mamamatay. Final judgment. So, ituloy natin sa 54, bro. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad ng sinasabi sa kasulatan, dilupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So ngayon, ano ba yung nangyayari ngayon sa mga ano, ang tanong, sa mga namatay ngayon, nakita ni St. John yan sa Book of Revelation. Ano ba yung nakita niya sa ano, mga ano ba, mga may katawan na ba o wala pa? Tingnan nga natin. Sa is, bro, pahayag sa is? Ano yan? Pahayag? Ano ba? Okay. Pahayag sa is 9? Yes, 9 G's, bro. Okay, ito sabi sa 9 G's. Nang alisin ng kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambaan na mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil yeah. Sa... Diyan mga pumula tayo nila rito. Nakita niya sa ilalim ng dambaan ang mga kaluluwa pa lang. So yung batang nag-ano, dahil may kaluluwa na, ang nandun po kaluluwa lang kapatid, no? Kasalukuyan kaluluwa pa lang. Lahat ng mga nasa langit, nasa purgatorio, nasa impyerno, puro spiritual soul yun. Pagbalik sa ano, pagdating ng final judgment, ang nakakatakot diyan, lalagyan na siya ng katawan, no? Paglagay ng katawan, yun na yung sabi nga sa actually nakakatakot yan dahil may katawan ka na, no? Yun according to sa mga theologian, ito yung kinatatakutan ng mga nasa impyerno na. Yung mga nasa impyerno, lalagyan ng bagong katawan tapos ibabalik sa impyerno, which is may katawan na, mas masakit 'yun. Pahayag nga bro, chapter 20, itong mangyayari sa mga tao, 11 to 14. No, ibabalik eh. Ito, magandang pag-usapan to. Maraming hindi nakakaalam. Ano ba yung mangyayari sa paghuhukom? Yung mga nasa impyerno, anong mangyayari? Huhukuman pa rin ba sila? Kasama sila, pero ibabalik. Pahayag nga bro, chapter 20 bro. Ito sabi sa... Pagkatapos ito, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglahong lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na makita pang muli. Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. At binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa.
Tapos muna bro, yan ang hinatulan. Final judgment na po to ha. Hindi po yung pagkamatay mong pagukong particular yon. Ngayon, nahukuman na yung mga batang yon, yung kaluluwa nila, siyempre nasa langit na. So, yun yung ano natin doon, kaluluwa pa lang. Pero yan, final judgment, may paghatol pa rin. Lahat po yan, no? Siyempre, yung mga nasa langit na hindi na yung kasama sa paghahatulan. Ano yun yung sa gawa. Tapos, sige nga po, hatulan tayo sa ating mga ginawa. Ibalik sa 13, bro, tuloy. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ang kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Pinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Tuloy, bro. 14. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ayun, tinapon pa rin po, no? Yung mga sa ibang verse niya, yung mga nasa Hades, kinuha. Yung mga nasa Iberno, na kinuha, itinapon uli. Kasi nga, babaguhin na siya, lalagyan ng katawan. Nakakatakot talaga dahil mayroon na silang katawan, susunugin na sa impyerno. So kung yung tanong nyo, may tatatanda ba sila ron? Ang nakalagay lang kaluluwa, hindi po nakalagay na ano, hindi po nakalagay kung sila ay tatanda o hindi. Basta kaluluwa lang po nakalagay ayon sa Biblia, kapatid. Ay, katatlong tanong ko po, last na ito po. Paano ba sila walang biniyag? Makakita ba sila sa Diyos? Brother Angel. Sign mo lang dyan, 3:5, Brother Jando. Okay, John 3:5. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang taong hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay panganak na sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan yung ano yung mga hindi nabinyagan. Pero ang tanong niya, yung mga fetus, bata, tama po ba na hindi nabinyagan? Oo, yung fetus, yung 1 month or 2 months. Ito po yung sagot dyan ng simbahan. May katekisim ka dyan, 1261, bro Jando, pakita natin. Okay, Catechism 1261. Okay, tingnan natin ano. Sa mga nakikinig ngayon, ano bang mangyari sa mga pito, mga na-abort, o kung ano man, ano bang mangyari, hindi sila nabinyagan? Yan po yung sagot ng simbahan. Ngayon, CCC? 1261, bro. 1261. Ito sabi. As regards children who have died without baptism, the church can only entrust them to the mercy of God, as she does in her funeral rites for them. Indeed, the great mercy of God who desires that all men should be saved, and Jesus' tenderness toward children will cause him to say, let the children come to me, do not hinder them. Allow us to hope that there is a way of salvation of for children who have died without baptism. All the more urgent is the church's call not to prevent little children coming to Christ through the gift of holy baptism. So, pakiulit lang po yung bandang una, no? Pakiulit lang kung ano yung plan ng simbahan, ano sabi ng simbahan, yung bandang una, nandun yun eh. As regards children who have died without baptism, the church can only entrust them to the mercy of God. God, yan. So, yung mga walang Tagalog po, no? Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ano ba ang hatol yun? Kasi sinabi talaga ng ating Panginoon Hesus Kristo, unless a man be born with water, baptism yun, no? Hindi born again na grupo. Unless a man be born again with water and spirit, yun po'y baptism. God, hindi mabibinyagan ng tao, hindi maliligtas. So, napakaganda ng tanong ng mga tao, paano ba yung mga hindi nabinyagan? Sabi dyan, ine-entrust na lang po, sabi ng simbahan, with the mercy of God. Sa awa ng Diyos, kapatid, hindi inahatulan ng simbahan niya, hindi pwede sabihin hindi maliligtas dahil nga hindi nabinyagan, no? Pero sabi ng simbahan, inaasahan po natin ang awa ng Diyos para sa kanilang hindi nabinyagan, kapatid. Yun po yung sagot, kapatid. At idagdag ko na lang, Bro Angel, no, for the record na lang, no, para malaman ng lahat, that yan po ang reason bakit sa Vatican I may aral tayo na limbo of the infants. Kasi diyan, ayon sa Vatican I na aral, diyan patungo ang mga batang namatay na hindi mabinyagan. Dahil
hindi naman sila pwedeng itapon sa impyerno kasi wala naman silang mga mabibigat na kasalanan. In accordance sa ating Panginoong Hesukristo, John 3:3-5, hindi din sila pwede sa langit dahil hindi sila nabinyagan. Malino naman na sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang sino man hindi mabinyagan, hindi makakakita sa kaharian ng Diyos at hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, hindi naman nabibigyan ang Panginoong Hesukristo sa mga pangangaral niya. No? Pero hindi kasi ito divide. Hindi divide. Kaya sa panahon ni Pope Benedict, inalis niya yan at yun na yung bago, iasa na natin sa awa ng Diyos. No? Pero sa Vatican I talaga, mayroong tinatawag na Limbo of the Infants. No? Lugar ng mga batang hindi nabinyagan. No? It is a state. Saan yung lugar na ganun? Ayon sa mga teologo at sa simbahan, it is a state or a place of happiness minus the vision of God. Yun lang ang paliwanag. Hindi natin alam kung saan yun kasi spiritual place yun, but a state of happiness minus the vision of God. Sa aklat ni Scott Hahn, tinawag din siyang paradise. Heaven, but without the vision of God. Sa Vatican I, na po, sa Vatican II, wala na yung aral na yun. Wala na yung aral. Kasi nga, sabi na lang sa CCC natin, iasa na lang natin sa awa ng Diyos. Well, hindi naman yun sila may impyerno. Pero yun nga, no? Yun nga, iasa na lang natin na makakapasok pa rin sila sa langit sa awa, sa pamamagitan ng awa ng Diyos. But biblically, in strict sense, kung pakikinggan natin ang Panginoong Hesukristo, ang sino man hindi mabunyagan, sige, papaliwanag ko sa inyo kasi ito itinuro sa amin ni Sir John Junay. Ang sino man hindi mabunyagan, sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi makakapasok sa langit. No? At hindi makakita sa kaharian ng Diyos. Yan talaga, literature sa Bible. At dyan naman papasok ang baptism of desire. Doon matapasok ang baptism of desire kasi isa sa application ng baptism of desire sa pananampalataya ng nanay. Halimbawa. Okay. Halimbawa naman ganito. Kung ang isang nanay nagbunti sa isang katolikong kristyano, no, so sa sinapupunan pa lang, namatay ang bata, nakunan siya. Okay. So ang isa sa, ayon to sa teologiya, ang isa sa magiging basis doon, ano ang pananampalataya ng nanay? Ang pananampalataya ng nanay, kung nabuhay yung bata, siyempre, pabibinyagan niya yun ayon sa kanyang pananampalataya, di ba? Yes po. So, doon po ma-aplika ang baptism of desire. Kasi yung desire ng nanay, pabibinyagan yung bata yun. So, therefore, yung bata na namatay, sa napupunan pa lang, yung nakunan, mapupuntang langit yun ayon sa desire ng nanay. But, kung ang isang nanay ay isang pagano, walang paniniwala about sa Christian faith, namatay ang kanyang bata doon sa sinapupunan. So, ang nanay, wala naman siyang desire na pabinyagan yun sa Katoliko kasi nga, wala siyang ganun pananampalataya. So, nakunan siya doon nakunan yung nanay doon sa sinapupunan, yung bata, nakunan yung nanay, no? Abang binabuntis pa niya yung bata. Yes, yes. So, tendency, kahit pa naisilang yung bata, hindi pa rin yung mapibinyagan. So, yung desire ng nanay, hindi yun mapapasok sa baptism of desire kasi wala na siyang pananampalataya sa baptism of desire. So, yun ang patutunguhan, no, ng bata na namatay sa sinapupunan pa lang na ang pananampalataya ng nanay ay hindi pananampalataya Katoliko. So, doon sila mapupunta sa limbo of the infants. So, doon sila mapupunta. Yun yung mapupunta doon. Kasi, ayon sa theology nga, nag-rely yun sa pananampalataya ng nanay. Yun po ang explanation sa theology at sa Vatican I na explanation. By the way, yung tanong pala kanina kung kailan nag-uumpisa yung kaluluwa, no? Sa Fundamentals of Catholic Dogma, ito ha. Sabi dito, mayroong inanong simbahan, mayroong hindi tinanggap na paliwanag na yung animal kingdom na paniniwala, yung organic. Kasi ito kasi may mga church fathers dati na like St. Thomas, kay St. Thomas na 8 days eh. 8 days kay St. Thomas, so organically, na parang ganun ang ano ng kaluluwa. Sabi dito, ada materialistic theory of evolution according to which man, as to his whole being, both body and soul develop mechanically, no, from the animal kingdom
is to be rejected. Yan sabi ng simbahan, rejected yan. No, yung gandahan na bubuo yung kaluluwa. Kasi, ano bang turo ng simbahan? The soul of the first man was created immediately by God out of nothing. So, yun talaga ang turo ng simbahan. Once mag-contact yung nanay at tatay, magkasalubong na yung sperm at yung egg cell, automatically may kaluluwa na yung kapatid. Ah, ganun po ba? Yan ang turo ng simbahan. Immediately, sabi dito, the soul of the first man was created immediately by God out of nothing. Kaya nga, bawal ang condoms eh. Kaya nga, bawal kasi maharangan yung pro-life doon. Maharangan. Kasi at the moment na mag-commit na ang egg at saka yung sperm, may soul na po yun. Automatic yun. Diyos po ang gumagawa ng soul. Hindi po material na bagay. Okay na ba yun, eh? Okay, salamat po. Next week, Brad John Ray, Brad John Ray, ka nang mag-testimony ako. Next week na lang po. Sunday? Ay, sinulog po sa amin eh. Father Darwin, nandito kanina sa Basilica, nandun po kami lahat, ang daming tao. Nag-ano siya, nag-making masyad doon. Okay, so... Sinulog po yan, 21 sa Sunday. Baka pumunta kami sa ano yun, sa simbahan, sa Basilica. Okay. Every Sunday ang testimony niyo po. Every Sunday po yan. Okay. Sige po, salamat po. Salamat sa lahat po. Okay, thank you sa iyo, te. Dahil lagpas na po tayo. Diyan ba? Yes! Dahil walang punto per punto, walang kabadero mo, Palma, first time in the history, umabot yung concurrent viewers ko ng 309. First time in the history, umabot ng 300, binunig yung panawagan ng angel. talagang ano, may diferensya talaga. Ano na mo dyan doon? Ang buong Pilipinas, sabi dito, nabasa ko ganina, buong Pilipinas, may problema ang YouTube. Alam mo? Sabi ni, Buddy Romel Palma pala to. O, sabi ni Buddy Romel, ang buong Pilipinas daw, may problema sa YouTube. Bro, dyan doon, paano yan? I-record mo yan para sa, ano, mga tao? I-record yan? Para pag may YouTube na, ipapasok mo? O, naka-record nga, bro. O, i-record natin yan sa ating mga salita ng Diyos. Sige. O, naka-record talaga. Okay, so yun na po ang ating, ano ngayon, at dahil alas 10 na po ng gabi. Masaya na po, Ma'am Cherry and Converto Retarino, dahil alas 16 na po. Kailangan na po natin na magtapos. Siguro, tata, in-unmute ko, hindi nagsalita. Siguro, bisito. Okay, no? So, sa ngayon, pasalamat na lang po tayo. At unahin si Brother Romel Batata. Kamu na mauna, Bata. Pasalamat, Bata, kung dyan ka. Wala si Batata sa pwesto niya. Yes. Tayo muna. Yun, oh. Tinawag ka namin kanina. Nakalusman. Nakatulog. So, hindi na, nakatulog na. Pero, magpasalamat po ako sa aming, doon saan kami i-house ngayon, sa pamilyang De Leon pa rin, sa ni Bro Larry at Mrs. Cindy De Leon, may sariling ano sila dito, cable. Yung negosyo nila sa kanilang kapatid is cable. At may sariling silang wifi. Yung dahilan nakapasok kami dahil may wifi dito. So, bukas naman, huli naman may kami sa iba namang chapel. At ng last, kung pagbigyan sila ng gusto nila na hanggang next week pa kami, abutan kami ng next week. Dahil ang daming nag-invita sa amin dito. Pero, nag-ano kami na hanggang Sunday lang, half day lang sa Sunday, kaya after lunch, awi na po kami, kaya dahil trabaho na naman natin sa Monday na naman. So, maawa tayo sa ating kasamahan sa estasyon, kasi yan muna ang nag-programa sa ating mga schedule sa programa sa DXDD. So, maraming salamat sa lahat, ha? Every time magkapasok kami, Brother Rindel, dito, pasok lang po kami, pero hindi may maka-ano sa oras kung
punto por punta ng alas 8 dahil kanina may deliverance naman sa Brother Rendell, healing prayer lang. So, tapos namin na nag-rosary. So, hindi kami punto por punto na alas 8 makapasok. So, maraming salamat sa lahat. At sana, ipipray mo niyo kami sa aming mission dito sa Claveria, sa Surigao del Norte. So, maraming salamat. God bless us all. Good night po sa lahat. Okay, thank you sa iyo, Brother Tata. Move naman tayo ngayon sa ating isa pang kasamahan dito from Romel Palma. Brother Romel? Yes, yan. Maraming salamat po no, sa Panginoon sa pagbantay po sa ating programa. And we apologize for the inconvenience po sa live natin sa YouTube. But nakahabol po tayo, no? Naging okay na siya ngayon, Brother Jan, daw, no? Patapos na. Itry mo ngayon, bro. Naging okay siya. Papatapos na yan. Pero baka na, maybe bukas, sana ay maging okay na talaga. And thank ibig you. Ibig sabihin niyan, Brother Jan, do, mag-ano ka, mag-ulit ka lang i-record mo. Alright. Yan, sana ay patuloy kayo mga kapatid sa pagsubaybay at sa pagsuporta po sa ating programa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Back to you, Brother Jando. Okay, tinibugan naman ngayon kay Brother Jumari naman sa kanya po sa salamat. Yes, Brother Jando, awit lang. Yan. So, thank you po ulit, no? Unang-una sa ating Panginoong sa ating Panginoong Diyos na yun nga, no? Patuloy na nag-aanyaya sa atin na makinig at makilahok sa mga ganitong gawain, no? Dahil again, Hebrews 10:25, sabi ni San Pablo, mag-aralan kayo. So, ang ating pong mga gawain ay paganap sa kalooban at kautusan ng Diyos. Makapuntos kaya, congrats to all of us, no? Na talagang nagpapagal na makapasok, lalo na sa mga nagtanong. Dahil sa mga katanungan niyo po, natututo po tayong lahat, no? At congrats, Bro Angel, no? Ang ganda talaga ng mga paliwanag mo, Bro Angel. In fairness sa'yo, grabe. Magaling ka talaga magpaliwanag sa mga moral teaching. So, salamat mga kapuntos at sa mga kaabag, no? At sa lahat po ng tumambay sa akin pong channel, no? Unabot ng 300 first time. Wala akong kompetensya. First time in the history, walang kompetensya. Yeah, maraming salamat po and God bless all. Okay, thank you for you, Brother Jindre. Huwag naman tayo ngayon kay Brother Angel Santo, Brother Angel. Blessings pa rin nangyari, no? Panawagan mo ba, umubra? At salamat po unang-una siyempre sa Diyos, no? Sabi nga, unahin po natin yung creator, no? Hindi yung creatures, yung naglalang sa atin, hindi yung nilalang lamang. So, unahin po natin lagi ang Diyos sa pasasalamat dahil ako wala siya, wala po tayo rito. Salamat, Lord. Salamat sa lahat, no? Ng mga biyaya at pagpapala natin. Yung lang makapakinig lang tayo, no? Nag-uumpisa na lang doon yung pagpapala niya. Ibig sabihin, no, tinawag ka, ngayon nakapakinig ka. Sabi nga, 'di ba? Sabi niya sa mga apostol, papalad kayo dahil maraming gustong makarinig, ngunit hindi nakarinig sa mga naririnig ninyo ngayon. So, ganun po tayo kapalad at dapat i-share po natin ito at salamat muli, no? Salamat sa Diyos at salamat din sa Bro Jetri, no? Sa susunod uli at yung mga ano natin, mga pa-edit-edit. Salamat din Bro Romel, no? Sa ano din, sa napakaganda ring ebanghelyo natin. So, siyempre si Bro Jan, at least nandiyan na siya. Sayang lang, no? Walang YouTube. Pero mapapanood naman sa replay yan, no, Bro Jan, do? Sa pag-record mo bukas, ano? I-re-upload ko ito. Kumusta pala ang Bro Jan, do? Ba? Dancing pa? Oo. Naisip ko si Brother Angel, eh. Ano yung ginawa ko sa ballroom? Ang ginawa ko, kiniklin ko sa gitna. Ano yun, nag-cha-cha ka, nagtango ka, o ano bang... Nagtiniklin. Yan ang mga, ano, mapapansin nyo, mga ano kami rito, mga performer, mga entertainer kami rito. Ngayon, gamit kami ng entertainer ni Lord. Meron kami mga secret weapon. Nag-ano ako, nagluksong tinik ako.
Ako, matagal ako sa, ano, almost, ano, almost 20 years yata ako sa ballroom, no? So, ngayon, ibang-iba yung mundo ko. Kahit saan, sa Saipan, sa natagal, sa pagdating sa ballroom. Pero ngayon, natatawa ako pagka talagang God works in a mysterious way, no? Biglang magugulat ka na lang. O, sige, nagtuturo ka doon. Kung ano man tinuturo mo dyan, dito ka magturo sa aking kapay, no? So, talagang... Talagang, siyempre, yes, Lord, kung saan niya tayo dalhin, doon lang tayo. So, mga kapatid, no, muli, i-share mo ito. Marami pa tayong aanihin kung konti manggagawa, no? I-share mo lang ito. Nagkakaroon tayo ng indulgence. Nagkakaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan pag nag-share kayo ng Word of God. So, pabahan po ng Ebanghelyo at ng ano kanina, muli, sabi ng Santiago, no? 5 kanina, o 2:7, ano sabi niya kanina, no? Lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. No? At doon mag-umpis ang pagpapala. Mas maganda kung maglingkod ka. Ito po'y para ng paglilingkod. Hindi lang physical lang mapakakamta mong pagpapala, kapatid, pag naglingkod ka. Kundi yung sabi nga doon sa Malakias chapter 3, verse 16 to 18, ang sabi ni Yahweh, ang mga lingkod ng Diyos nakatala na ang pangalan sa langit. Grabe, no? Yung mga tapat na lingkod yun, ha? So, maglingkod na po tayo sa Diyos. Hanggat maaga, hanggat may pag-asa pa, may chance pa maglingkod na. Dahil iba'y naglilingkod sa di naglilingkod. Yun na po, naway gabayan tayo ng Banal na Espiritu. Gabayan tayo ng Banal na Espiritu ng Gabito. Sana marami po kayo natutunan. To God, be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Oh, talaga, naisip ko, ang galing-galing kong sumayaw, ang galing-galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, sa panaginip lang ni Brother Angel. Kasi in real life kasi, baldado yung pako eh. Nabalta ako doon sa Trento Agusan del Sur. Sakit-sakit nga eh. Kaya nga kanina, nalito yung kanina, tumatawag si Ate Edna, no? Panayang kasigaw ko ito, ah? Talaga na kasi deliverance ka? Inipis yung yung aming tagapaghilot. Yung ugat, ginagamit yung ugat. Oh. Sarap niya, pag ganyan. Natawa si Ate Edna para akong ambulansya. Tapos nagtugtog pa siya ng music na parang ako pa, pareho-pareho talaga. Kaya, yun, sa panaginip ako sumayo ng tinikling at saka tumbang preso. Luksong tinig. Okay, so ang ganito na lamang po at bukas ng gabi kita kiss po ulit tayo sa another night of Worldwide Catholic Bible Study. Teka, anong araw ba bukas? Biyernes. Biyernes. So, ngayon darating na Sabado, meron talakayan sa pagitan ko tsaka ni Cesar Baladad. Ang topic. Di na naman yan sisipot. Naku, ewan ko na lang, bagi siya sumipot. No, so, ang topic yun is totoo ba daw na mayroong purgatorio, yun, no? So yun ang ano ang pag-uusapan. Okay, maraming ako naman nagka-interest kasi aral na Katoliko pag-uusapan . And doon naman sa debate namin ni ni Peter Pendon nag-reschedule kami. Kasi doon sa nangyari sana yun doon sa Facebook page ni Espiritu sa Kamatuuran. Kaso nga lang pinagtulungan nila akong dayain. Doon si Brother Angel, nag-comment siya doon, no, sa live nila. Natulungan akong dayain kasi ang topic, patutunayan ni Peter Tendon ng Seventh-day Adventist Church na ang RCC ay sulpot na iglesia. Kaso nga lang, ang tinindigan niya, napunta siya sa Sabat, napunta sa Fiesta, napunta sa Ten Commandments, kung saan-saan napunta, kaya ako nag-object, objection moderator, lumabas na sa topic yung affirmative. Pero ang sabi ng moderator sa programa ko, bawal mag-object during presentation. Okay, aba, anong bawal? Nung pinakinggan ko yung binasang rule, wala naman sinasabi doon na bawal mag-objection during presentation. Wala naman sa rulings yun. Wala sa rulings, wala sa 10 rules niya sa kanyang programa na bawal mag-object during presentation. Kasi kung sinabi niya yun na bawal mag-object, hindi ko itutuloy. Ano nangyari? Nang sabi ko kay Peter Pindon, hilutin mo ito, ayusin mo ito. Ba't mo ko din nalang sa isang programa na bawal mag-object during presentation? Ikaw ang nakakalam ng programang ito. E wala namang ginawa si Peter Pindon. Bagkos, sinabi pa niya, hindi naman ako lumabas sa paksa.
Kaya sinakyan ni Peter Pendo, kaya tinigil ko yung debate, sabi ko mag-reschedule ulit tayo at huwag mo kong dadalhin sa isang programa na walang objection. Kasi ang rule niya, patutunayan niya, ah, si Solpot. Ang ginawa sa iba, nagmawa ng butas. Parang si Fernando Camacho. Walang napatunayan si Fernando Camacho ng assist ni Solpot. Ito naman siya sumunod. Wala pa rin mo napatunayan. Sa scheduling namin, sana meron na siyang mapatunayan na ang Roman Catholic Church ay Solpot. Paano niyo mapapatunayan ng Roman Catholic Church ay Solpot? Pumunta kayo sa origin ng aming simbahan. Origin. Kailan kami magsimula? Sino ang tagapagtatag? Saan sinimulan? Anong taon? Alamin niyo yun para malaman niyo kung kami ba Solpot o hindi. Hindi yung tatakbo kayo sa Sabat. Ang Israelita, Sabat keeper kayo, Sunday keeper, Solpot kayo. Mali yun. Strowman policy yun. No? Nag-argument kasi hindi under discussion. Kaya, rescheduling, sana si Peter Tendon, huwag ka nang kumuha ng moderator na bias. Ano? Pangalawa na yan, yung unang kinuha niya, Yumar Bulasabas. Pangalawa, eto na, Espiritu sa Kamatuuran. Naku, huwag kayo ng moderator, yung talagang ano, yung talagang mapagkakatiwalaan. Oh, kasi ayaw niya yung Catholic na moderator eh. Yung siya yung pinakukuha ko, kaso nga lang yung kinukuha, dalawa nang nakuha niya, puro bias. Okay, so, abangan po ninyo yan, may darating pa na ko talakayan kay Ate Ginny B. Papilyero, yung nakalaban ni Eugene Gapo, na kung saan sa tumatakbo dito, gagapusin ko talaga ito sa Ate Ginny B. Sa darating na debate namin about Sabbath. Okay? So, yun na po, at maraming salamat po, paalam na po sa inyo, time to say goodbye na po, mag-share audio ko pala ako para sa ating closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle, be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.